Yos! Pwede na! Good evening, good evening, good evening! Magandang araw po sa inyo lahat. Mga ka-jam, kamusta, yes. kamusta? It's been a while. Mm-hmm. Pasensya na, hindi kami nakakapag-live. Dahil madami lang tayong kaabalahan sa buhay. Ayan. And, oo nga pala, no? Batiin muna natin yung mga naunang nag-jamsack sa atin. Ay, thank you, kahit na biglaan yung LS ng jam, selfie skit, ay alam mo kung sino yung mga nakakalimbang sa atin. Ayan. Ayan, mag-attendance check muna tayo. At nauna at nagparinyo, si Jam Papa Mark. Wow! Nagparinyo? Yun o, nakitang-kita o, nagparinyo. Nagparinyo. Ayan, thank you ha. Oh, speaking of renewal ha, kahit hindi natin gaano nakikita yung ating mga legit na ka-jam, ay automatic silang nagpaparinyo. Kung hindi man automatic, ay naaalala nilang mag-renew katulad sila? Oo, ni Mabel Osorio. Wow. Thank you. Guap. Mabel Osorio sa iyong pag-renew. And also, andyan din si ano, ang latest na nagpa-renew sa atin ay si ano, nag-rejoin sa atin ay si Mami Cho. Ayan. Umigalit doon. Okay, sino na yung mga naunang pumunta sa atin? Siyempre, andyan din si Rice DG. Mega mega love shoutout from Cavite, si Rice DG. Isa sa mga pinakamagandang kajamadyo. Oo, pinsan yan ni ano. Si Mimi Wittinay. Thumbs up sa mga nagwagwapuhang host. Wow! Ay, thank you naman. Thank you. At syempre, nasa Luzon tayo. Pumunta tayo sa General Santos City. Sa Cebu. Nakatulog ako, lumagpas. Lumagpas. Mahirap parang agad. Parang loton lang yan. Hirap na, pag... Pag nakatulog ka sa biyahe, no? Nasa ano ka na agad? Nasa Mindanao ka na agad? Ano ba yung sinakyan mong yan? Hindi ka nakapara. From Cebu! Oo. Uh-huh. Ang ating kaibigan na si Riz Oliver. Ayan, nag-jamsack siya. At sabi niya, waiting na kanina. Thank you, ating Riz Oliverio. Isa yan sa mga ano, nagpapasaya sa buhay natin eh. Lalo na pag nakita nyo yung, nako guys, pag nakita ninyo yung live version ng skiddy dance ay ni Riz Oliverio, ay! Oh. Kung ang dati ay yung Titanic daw, pagka na-miss mong panoorin, ay na-miss mo raw ang kalahati ng iyong buhay. You miss half of your life. Ito may bago na. Pag hindi mo napanood yung skinny dance live ni Riz Oliverio na ako, hindi po kompleto ang inyong mga buhay. Kaya panoorin nyo na yan. Saan ba nakapost ng pare? Sa Facebook. Sa Facebook. At syempre, andyan na rin. At hindi ko alam kung nasaan ba talaga. Ayan. O nasa Taiwan pa ba yan? O nasa Pinas na? Mm-hmm. Siyempre, ang aking misis. Si Mrs. Volpan. Yon. I love you. Lalabsak tao. Lalabsak. Nako, ingat-ingat. Kung nasaan ka man. Aha. Baka, ano eh, nasa Taito na yan eh. Kung wala sa Taiwan. Taito. Pag nakatulong, aabot sa type 3 yan. Eh.
Ayan, at syempre, andyan na din ang ating kaibigan na si Angelito Santos. Ayan. Magandang araw kay Angelito Santos. Angelito. Ah, from London? Yeah. London? From London. Iba pa to sa ano, ha? Iba pa to si... Hindi ito si TK, no? Angus pa kayo. Ah, hindi. Hindi. Angelito Santos. Ito ba ay... kamag-anak ba ito ni Rhea? Hindi. Kasi pamilya Santos din. Kapelido na siguro. Pero ano yan, content creator din yan at tunay. Ah, Angelito Santos. At totoong kaibigan sa YCI. Wow. Ayan. Nakasama ko na yan sa taas eh. Doon umakyat ako kay Mini. Hmm. Ah, okay, okay. Angelito Santos, mega love shout out to you. Ayan. At syempre, nandiyan na rin, thumbs up kan, mga papa. Maayong gabi. From Josh Martin. Josh Martin, hello. Thank you sa iyo, maagang pag jam sa akin. And also, sabi ni Angelito Santos, Happy Father's Day, Jam Papa Mark. And Jam Papa Joe. Ayan. Thank you. Asan ba yung mga, anak mo sa, ano, kang CR hello, yan? Wala naman sana na buo. Bago wala. Kayo nagdumating si Mrs. Bull, paano bigla mag-claim? May kumatok, no? Happy Father's Day po. Wala. Wala sa CR. Rock and roll. Andiyan na ang ating TK. Ayan. Ating trivia king, si Agus Lako. Roman. Kailangan natin ang ating TK ngayon dahil syempre... Special edition ngayon ng Jam Millionaire dahil Father's Day po ngayon. At hindi pa yan, hindi pa ito yung pinaka-special ng ano, ha? Meron pa tayong season ender. Abangan niyo yan. Ngayon ay nag-Jam Millionaire lang tayo dahil Father's Day ngayon. Ayan. At syempre, kaya medyo natagal na lang tayo mag-live dahil una sa lahat, maraming ganap, maraming kaabalahan. Mm-hmm. At isa pa doon, talaga kinukonfirm namin yung aming magiging bisita sa aming season ender. Oo. And at the same time, nag-iipon na rin kami ng pamilya. So kahit paano naman, nakakaipon naman. Mga ilang bingo at bring me din man yan. Kaya nga eh. Tulungan nyo naman kami mag-ipon. Mag-LS naman kayo, magpaano naman kayo? Speaking of that, andyan na rin ang pinaka malambing na kaibigan natin. Ayan nga, Happy Father's Day, Papa Joe at Chamset. Thank you, Arts Payayin. Arts by... Ay. Happy Father's Day din kay Papang Chef Ricardo Rick. Ayan. Siyempre kay Puy, kay PB din. Ayan. Okay, Angus Roman, Happy Father's Day. Kay Angelito Santos, Happy Father's Day. At sa'yo na rin, siyempre. Salamat, Panyero. At dun sa dalawa namin kasama sa Jam Self Esteem, Happy Father's Day. Happy Anniversary na rin kay Christian. Makalaya mo na kayo. Oo. Oh. Ilang taon na? Dalawa? Dalawang taon na. Oo, oh, grabe. Naalala ko, yung last 2 years, tumisigaw pa ako sa simbahan. Mebuwem, begong kisiyaw! Kadalawang taon na pala. At nandyan na rin, ang makulit sa travel, si Kulit Travel. Thumbs up. Thank you. At eto, may sinabi si Angelito Santos. Hola, como estas, hermano? Angus Roman. Ayan. Hello. How are you, gentlemen? Wow, naintindihan mo yun? Ay! Espanyol ka pala? Espanggol! Sinabi ko nga kay Angelito Santos nung... Actually, di na kay Angelito Santos, pati mga kasama ko sa taas, sa StreamYard. Oo. Marami akong alam na mga salitang Espanyol. Taga-Espanya ka ba? Ha? Taga-Espanya? Napapadaan. Napapadaan sa UST. Huh? UST Espanya.
Baka mamaya, ano pa makwento? Lapit-lapit ng pagkikita eh. Baka naman. Nandito ayan, sa bahay. Sino yung nandito sa bahay? Naku, hindi na natin matandaan. Si Papang. Pa, eh. Hindi, kanina pa comment yan eh. Bago bagal pa ako umano. Bagal natin eh. Ayan. Happy Father's Day sa lahat ng mga magigiting na tatay. Siyempre. Bilitan natin, na rin, no? Sa mga magiging tatay, Happy Father's Day. Ayan. Pero yung ibang magiging tatay, eh, hindi natin alam kung happy sila. Yun ang tanong. Yun ang tanong. Kung masisiyahan ba sila kapag sinabihan sila ng Happy Father's Day. Sana. Another, Espanyol yan. Ikaw ang mabili yan. Todo como estas, hermano, pequina. Oo. Ano sabi? Mga penguin. Ano yung hermano? Ha? Ano yung hermano? Lalaki penguin. Ah, eh bakit penguina? Ma penguina. Ha? Kasi kung sa lahat, lalaki yan. Na penguin sa una. Na-confuse. At? Nagpalit. Naging penguin na. Ah, okay. Espanyol, ang palit. Magkawala. Ah, Espanyol. Marami ako lang sa Spanish. Ayan. Gusto mo, sabihin ko lang ng alam kong word. Oh, sige. Magbasa ka muna. Ayan, sabi ni Just Martin, MLS OC's Art by Ayeri, yeah, at Mrs., and also Mrs. Colpa. Ito, another Espanyol. Señorito. Señorito. Hola, Hermano. Oh, ano na naman sabi? Sino ba si Hermano? Sino ba si Hermano at lagi nilang hinahanap yan? Si Puya patay na yan ah. Patay na nga. Ba't nahanap pa nila? Oo. Wala namang may kamunga kay Kuya James dito. Baka kasing tanda. May Kuya James. Uy, yung iba hindi na inabot si Kuya James. Ayaw. Uy. Siguro naman inabot nila. Ito na tayo. Ang bagal natin magbasa. Sige na. Tira. Eh, kasi naman. Dalawang linggo pa tayo. Tatlong linggo. Tatlong linggong pahinga. Eh. Okay. Ang bagal lang kasi ng physical. Ayan, sabi ni Arts by Ayeri, Miss Polpane, dinner na tayo, nakahain na, opo. Ah, bakit nag-aaya mag-dinner yan? Kaya, magkasama na ba yung dalawang yan? Hindi. Nako, yung mga matindi, baka mamaya sila yung naunang sumundo dyan eh. Ayan. Okay, fast forward tayo, babatian sila. Si Gerald Laurente, mega love shoutout, happy Father's Day, mga bossing. Ayan, Gerald Laurente, ay live din kasi tayo sa Jam Selfie Skit Facebook page. At si Gerald Laurente, Happy Father's Day din sa'yo, kasamahan ko yan sa advertising. Sa YouTube lang comment eh. Ah, sa YouTube ba? Ayan, sa YouTube. Asa ka na ba? Nandito pala ako kay Ulit Trama. Ayan, kamusta raw sabi niya, no? Ayan. Kamusta sa Pangasinan ngayon? Wala akong alam-alam. Nauna sila Pangasinan. Ate Arts, makikigain na po ako, te. Ano po ulam? Hoy, nasa ka na ba? Ba't tayo mo sabihin ko nasa ka? Ayan, si Manager Arts by Ayeri ay nasa Facebook din. And also si Paul. Sino tong Paul? Naku. Si Paul. Hello, Paul, sa Facebook. Basta si Paul. Marami kami kinalang Paul eh. Mga 3,798 yung poll na kilala namin. Iba pa kay Papamark. Kung si Paul Yu yan, hello sa'yo, Paul Yu. Hindi, dalawang bata eh. Dalawang bata. Anak mo. Maghuhulaan ba tayo? Yeah, tuloy mo man eh. Imbis na ganun. Happy Father's Day, Angus Roman. At sabi ni Miss Paul Pane, Kuya Kulit Travel, wala pa po ako sa Pangasinan. Hi, si Paul. Kaibigan ko yan. Kalaro ko yan sa ML. Kaibigan namin ni Utol. Sabi mo sa YouTube si J. Lauret. Sa Facebook. Hindi, meron pa. Meron pa sa Facebook. Meron sa YouTube.
Ayan, mga papa, pasensya na at baka di makatambay na matagal. Agoy, parang uulan, lakas ng tulog. Ayan. Sino? Okay. Sabi ni Josh Martin. Oy, walang problema, Josh Martin. Ingat-ingat dyan and stay safe, stay dry. Ayan, manapit-napit tayo. Sabi ni Angus Roman, special ba? May itlog sa ibabaw. Ayan, ay, special na lugaw yun ah. Soon, mababati na kita. Mababate. Ano ba? Iba yung pronounce. Mababati. Mabilis kasi ako ano eh. Kasi kala ko, soon, mababati na rin kita dyan, Papa Mark. Parang ganun kasi. Mababati. Kanadin. Binibilisan. Tunay na Happy Father's Day. Kasi naghahabol tayo ng babasahin, kaya bibili siya natin. Soon, mababati ka na din. Hindi maganda yung dati. Ay, di ba? Mababati ka na din. Natunay. O, kasi dati, hindi. Ay, nako, nagpasa na nga natin yan. Oy, Don J. Lich Station, Happy Father's Day. Di ba nga? Don J. Hoy, nag-ENS lagi yan siya. Ah, oh, yung nakaraan ay bumiji ako doon at BGBG lang din ako. At hopefully makuha mo na rin ang dapat natin makuha. Ayun. Happy Father's Day, Kuya Joe. Hmm. At kay Angus Roman. Kay Don DJ. I don't DJ Don J. Kay Papang, syempre Godlike, happy Father's Day and kay Katie. Ayun. At syempre, nag-thank you naman si Don J. Mix Station. Kay Arts, medyo loading kami. Hirap nang nasa bundok. Ay, nasaan ba kayo ngayon? Sa Cavite. At mahina siguro signal ngayon. Sa Ternate. Alam mo sa Ternate. Ayun na nga. Si Gerald Laurente, ang ating kasama sa trabaho, ay nag-ano na rin. Naka-BG rin dito sa atin sa ating YouTube channel. Thank you, Boss Sing. Ano, kaya pa ba? Wala ka pa sa kalahati, napapansin ko. Wala pa ba sa kalahati? O, ayan o, sabi ni Christian Carlo Del Pilar. Happy Father's Day, Panyeros. Oy, happy anniversary din sa'yo. At syempre, andyan na rin si Ate Xiaowi. Ay, syempre. Ay, nako, 10 years pa bago mabasa. Uy, sa ano po, sa SY ko, ayan pa lang, kay YT pa lang. Pero sa YouTube, ayun na rin. Ayun na pala, ito na pala tayo. Ayan, palakpakan. Hindi, na sinabi siya. Pwede naman i-click yung view profile para makilala. Daming excuses. Doon pagdating sa poll. Nagawa ayun na rin natin yan. Na-click ko na rin naman. Ayan, ano pa ba? Meron pa ba hindi mababasa dyan? Wala na. Okay na tayo. Nakamulo tayo. May baka meron kang hindi nabati. Malagpas. Oy guys, pa-share naman po sa inyong mga community, sa inyong mga GC, para naman masamahan din tayo dito. Ayan. Ay, papasalamat pala ako sa suporta ninyong lahat kanina. Sa mga kaibigan natin dyan, sumuporta sa aming Praise and Worship Jamming for a Cause, ang aming Raise the Roof project ng aming simbahan. Sa mga sumuporta, maraming salamat. Next week ulit. Meron ulit next week. For 1 month yan, no? Linggo-linggo. So, meron kaming jamming for a cause, linggo-linggo, para makabuo kami o mapagbuno namin yung pondo na kinakailangan para mabubunga na po yung aming bahay sa bahay. So, thank you so much. Ayan, nako, 10 years daw bago mabasa mga comments. Nabasa na nga lang. Pasensya na. Nabasa na. Ang tagal naming hindi nag-LS, pabisibisita lang kami. Pero ano ba ang ganap ngayon? Siyempre, ano pa ba? Jam Millionaire na. Ayusin ko lang yun na natin ah, yung questionnaires natin. Ayan. At ang Jam Millionaire po natin ngayon ay special edition kasi Father's Day ngayon. Yes. At siyempre, mga katanungan natin ay tungkol sa mga tatay. Yan. Ang mga kalikasan sa tatay.
kalakasan ng tatay, mga kahiligan ng mga tatay, at kung ano-ano pang meron sa mga tatay. Kaya itatanong natin yan. At syempre, hindi pa pwedeng mga tanong lang ang pwedeng mangyari. Kailangan may mga pahabs din tayo dyan. Meron din tayo mga ipabibigay na papremyo. Pandagdag sa pondo. May premyo ba? Mga kaibigan natin. May premyo ba? Sabi sa akin. Pero tukatuwaan lang. Uy, Father's Day ngayon. Regalo nyo na sa amin yun. Backrib daw. Okay. Ayan, shared na ating... sa community po. Thank you so much. Oy, thank you. Josh Martin. Shared na rin sa Team Blessed GC. Thank you so much, Angelito Santos. At nandiyan si Paring Roy. Paron! Ronald Mercado. Paparon, kamusta? Kamusta? Happy. Happy Father's Day na rin ba? Tagal kami walang balita sa inyo ni ano eh. Kanyang esposa. Ayan, congrats Papa Mike for the successful jamming for a cause fundraising. Thank you so much, TK Angus Roman. Nakakatuwa, alam mo yung sunod-sunod yung pagpasok sa GCash ng simbahan ng mga love gifts, mga donations, mga tulong, maraming salamat. Nakakataba ng puso. Sobrang aberya lang. May aberya lang. Nakakatuwa kasi. Pero natin doon. Nakakatuwa kasi na-achieve namin sa church namin. Na-achieve namin na naka-line in lahat ng sounds. Yun. Yun ang nakakatuwa. Tsaka ano eh, madugong setup kasi yung ganun eh. Oo, lalo na pagka may live band, di ba? Tapos, ginawa pa namin yung sa loob ng opisina ng Placida. Hinakot pa yung mga gamit mula doon sa church papunta sa ano. So medyo malayo. Alam mo naman, hindi naman patag yung lugar namin. Oo, pataas yun eh. Pataas yun. So thank you so much at naging successful dahil din sa inyo lang. Kaya huwag kayo magsasawa. Next week ulit. Ay, mahirap yun ah, di ba? Tayo nga lang na nag-set up ng magla-live tayo. Mic lang yung gamit natin. What more doon sa ila-line in mo yung buong ano, buong band, di ba? Kaya mahirap talaga. Ano nga lang, pre? Sandali. Bakit ganito nga pala yung bati ni Ronald? Happy Father's Day, Papa Joey. And Tito Mark. Ba't Tito tawag siya? Ba't Tito? Tito ka din naman. Tito's United tayo. Ayan. Ayan, successful daw at congrats. Thank you so much, TK. Nako, alam mo pare, konti na lang. Kasi ang binubuno talaga namin, may share ko lang, is 300,000 pesos. Okay. Kasi ang plano namin, magtatayo din kami ng school. So, sa first floor, church. Sa second floor, school. Para, siyempre, sa mga kababayan natin sa Batangas, alam nyo kasi yung lugar namin sa Batangas, hindi naman siya talagang parang subdivision o mayayaman yung mga tao. May mga kaya. Pero may mga... marami din na kapuspalan na gusto namin tulungan at mapag-aral ng libre. So, isa yun sa mga adhikain ng aming church. Ayan, thank you so much at naging kabahagi kayo nito. Ayan. At may kalalabs din sa inyong lahat at may PM si Ate Shawi. Sorry. Oy! Thank you, Ate Shawi! Ayun, nag-PM daw si Yes, nabasa ko na. Thank you so much, ha. Diba ka talaga, Ate Shawi? Anong kabulok ako? Pero huwag mo nang bawiin. Thank you, ha. Mabuhay ka, Ate Shawi. God bless you, ha. Ganda na message, pare. Mamaya, sa mga. Paalala mo sa kanila kung paano na naman ang ating gagawin para makasali sa ating Jam Millionaire. Ayan.
At siyempre, tulad ng ating nakagawian sa nakaraang siyam na LS at ngayon pang sampu na, episode 10 na, in-extend natin yung season. Oo. Dahil Father's Day ngayon, parang siyempre masarap na mag-celebrate kasama ninyo. Celebrate natin ang Father's Day. Ang gagawin lang natin, mamaya ay magbababa kami ng link kung saan kayo ay pupunta. Antayin nyo lang yung code kung saan yun ang inyong i-enter para makalaro po kayo. Pag nagbaba po kami ng link mamaya ng Crowdcore, eh, fastest finger po dapat. Dahil hanggang 20 players lang ang pupwedeng maglaro doon. So, siyempre, meron tayong 10 questions na kailangan nyong sagutin ng tama at ng mabilis para malaki ang points na makuha ninyo. At kapag kayo ang top 1, siyempre, jackpot. Jackpot agad ang makukuha nyo. Yung ating papremyo. Kung kayo top 2, meron din kayong papremyo. Kung kayo top 3, baka meron din. Bakit baka? Ayan. Shout out kay Martin Arellano ng Pandakan, Maynila. Ayan. Happy Father's Day. Shout out, Happy Father's Day din sa iyong tatay at sa tatay ni Yanny. Ayan. Ate Sherry, thank you so much. Nako. Yung isa, wala itong signal. Mulang kasi, ang lakas ng ulan sa Maynila eh. Sa mga kajab natin na naapektuhan ng biglaang pag-ulan ng malakas ngayon. And we hope na okay kayo lahat. Actually, dito sa, ano, sa Bulacan, sobrang init, tapos parang uulan, papatak ng konti. Pero hindi siya tumutuloy. Pero talagang napaka-anti-climactic ng ano ng... Dako? Ingat ng klima. Nyo, ha, dahil pagkaganyan ng klima, no, mas prone tayo sa sakit. Yeah. So, ingat po tayo. Ingat, yeah, ang hirap magkasakit ngayon. Actually, last year pa, mahirap magkasakit hanggang ngayon. Ang hirap. Diba? Marami kang magiging haka-haka. At nandyan na rin, at nag-thumbs up and shared, at bumati ng Happy Father's Day, ang ating bunso. Nakajam. Ayun. Na si Fort Gallus. Mega, 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 mega. Love, shout out. Bunso. Fort. Naks naman, sasakit na naman pala ang ulo namin. Isang set lang po tayo ngayon, Ate Shawi. Isang set lang muna tayo ngayon. Dahil tayo po ay medyo maaga bukas. Pero tayo pupuntahan. Ba't ko pa dinamay si Ate Shawi? Meron kami pupuntahan. Ayan. At sino ba ba? Ayan. Andyan na rin si Alternative Tang. Mega, mega love shoutout and happy Father's Day din kay Alternative Tang. At dito, tumutuloy, Papa Joe. Sa Malolos, tumutuloy yung utang. Tumutuloy? Oo. Dito, biglang bumubuhos. Mainit ang tanghali, kukulimlim, biglang buhos sa Maynila. Dito nga, as in talagang, syempre, may ano ako eh, nagtitinda ako. Hindi ko alam kung magpapasok na ba ako ng paninda? O, kumbaga, urong sulong, parang nag-ano eh. Parang may binabantay ang ano, alam mo, pag naglalaba ka, tas after mo magsampay. Yung hindi mo alam kung papabayaan mo ba yung sinampay mo sa labas. Hindi pare, dapat merong sa amin kasi may ginagawa sa amin para malaman yung panahon. Hmm. Kailangan ka daw maglagay ng bank paper. Ng... Doon sa mid. Bank paper. Bank paper? Hindi ba ban? Ng... Ban? Hindi ba ban paper? Ban. Bang paper. Bang paper. Oh, bang paper. Oh. Anong gagawin? Kokokong ban. Oh, kokokong ban. Parang ano eh, yung bomb chatter ka.
May bum chatter. Para naman mga panahon, maglagay ka ng bond paper doon sa labas ng bahay nyo. Tapos? Kapag tuyo, maaraw. Hmm. Maaraw. Oo. Kapag basa? Pagbasa? Maulan. Oo. Pagbasa yung bond paper. Oo. Pag nabasa, maulan. Oo. Pag nawala, mahangin. Mm-hmm. Yun lang. At least malalaman mo yung panahon. Ano lang yan, nag-aksaya ka pa ng bond paper? Ang dali-dali naman tignan yun. Kala ko naman may kinalaman yung bond paper na yun. Pwede pa lang tingnan. At least may guide. May guidance. Anak ko, video lang ako here. Parang una na talaga dito sa Cebu. Pag wala na ako sa chat box, off na phone ko. Off kasi to kapag ulan na. Make it that at tulog. For safety. Yes. No worries, but maraming salamat sa iyong pagpasyal, pag-jamsack at pag-BGBG. Josh Martin, and hopefully na maging safe kayo dyan. Stay safe, stay right. Kokomban. Naku, babawin yung price. Hindi ka lang mahirapan ang chance. Gusto mo bigyan kita ng leakage? Kaya sabi ni Alternative Tang, ang linaw ng forecast ng weather gamit ang kokumpan. At least may natutunan ngayon. Ha? Yan ba ay nakuha mong tip galing kay Ernie Barong? Yes. Actually, depende yan sa lugar. Kapag yung kokumpan, nag-yelo. Hmm. Ibig sabihin, tag-yelo na. Tag-yelo. Ay, paano pag gano'n? Yung kokumban, may tuyong dahon. Oo. Oh. Paglagas na. Ah, kala ko pag may punit, may bawas. Pagbawas. Ba yun? Eh, paano pag naging kulay, yellow? Kokumban? Oo. Oh, nag-yellow. Oo. Oh. Nanaihian yun eh. Panghinip. Amo yung, i-confirm ko muna, ha? Nadahanan ng pusa. Nadahanan ng pusa. Harang! May harang ba? Meron, nilagyan ko harang. Ay, may harang pa kami. Thank you, Lord. Ayan na, speaking of Riz Oliverio, ayan na. Kung sobrang ulan sa inyo, nako, tignan nyo lang yung kanyang live skiddy dance at nako, sasayaw na. Sasaya na ang inyong buhay. Kung may pinagdadaanan ka, no? May tumalungkot ka. Oo. Panoorin niyo po ang live skiddy dance ni Riz Oliverio sa kanyang account. Ayoko sabihin sa FB, pare. Para privacy. Oo. Ayan na, to join Jam Millionaire, go to crowd.live and create a nickname and wait for the code. Ayan. At syempre, nandiyan din si Jiggly Wiggly Pop. Busy lang po, busy. No problem, Jiggly Wiggly Pop. Maraming salamat sa iyo pagpunta at pag-jamsa. Ako, akala ko pag nag-yelo, gumagana ang freezer. Nasa labas yung kokumbang? Nasa labas. Malulupit talaga ang mga kaalamang makukuha natin dito kay Jumbo. Ay, lalo na mamaya. Lalo na mamaya may mga... additional na naman tayo malalaman. Nako, ito na may tungkol. Dahil marami silang matututunan ngayong gabi na to. Una yan, yung kokumban, natutunan nila. Oo, kokumban. Kung paano malaman ang lagay ng panahon sa kokumban lang. Yes. At mamaya, nako, yung 10 questions na hinanda namin. Nako, pasensya na kayo. Actually, dahil... ang mga questions po natin ngayon ay may kinalaman sa Father's Day tungkol sa mga tatay, sa mga lalaki. And dahil Father's Day ngayon, special ang Jam Millionaire ngayon, pinaghalo po natin yung trivia and also yung mga tricky questions. Ayan. Ay, so, ibig sabihin, pag nagpa-flash yung questions, oo. Hindi na nila ngayon alam kung set 1 ba to o set 2. Yes. Father's Day. Father's Day.
Nako, pero magkano ba ang nakahandang ipabigay yung jump selfie kit ngayong gabing ito? Meron ba dapat ipamigay? Ipamigay ka na. Na-miss natin yung mga ka-jump na ito. O sige. 300 para sa first prize. Yan. At dignity para ayun sa top 2 at top 3. Ayan. Nako, alam mo, excited na ako, pare. Excited na ako magbasa na naman ng mga nicknames ng mga ka-jump natin. Ayan o. Ehem. Ehem. Oh, gumaganong-ganong na team pamilyas, gumaganong-ganong to. Pap. Agre-ready na. Akala ko nga, tulog mo. Akala ko tulog. Wow, 1,000. Wala pa. Pero abangan nyo po sa ating season ender. Yeah. Ako, ang ganda po ng konsepto na naisip para mm-hmm sa ating season ender. Next week. Yes. Next week. Okay, sige. Next week ba? Next week ba? Oo, oh, next week na. Ano, tatagalin pa ba natin? Tignan natin. Mga 28, 29 something. Like, mga ganun. Mga ganun day. Sana naman masamahan nyo kami kahit mag-jamillionaire kami ng Monday or Tuesday. I think pwedeng Monday, no? Para yung sa ano, Sunday pa. Sa mga ano after natin. Sa Lotto. Monday after ng LS ni KTV. Pwede rin. Pwede rin. Dugtong na natin kaya, no, kay KTV. Ayan. Suplado naman ang mga hosts. Mabagal lang magbasa. Ano, Papa Mark, may nag-send ang message sa... May nag-send sa message mo. Sandali lang, Mrs. Paul. Medyo dalawa lang kami. Mahina ang kalaban. Mamaya kita re-replyan. Ito raw ang gusto na, malaman. Lalo naman tungkol sa bus. Yeah. Ako, napahamak ako dyan sa bus na yan. Hindi ako naging na-disqualified ako. Dahil dyan. Meron may tanong, Mang Ernie. Kapag bumaligtad po ang kokomban, ayan, medyo ano lang po yan, mahangin po, mahangin. Ang, alam mo, ang nakakatakot po, pag yung kokomban po, eh, napunta sa ilalim ng lupa. Lumindol po yun. Naku! Bumiyak ang lupa, napunta yung kokomban doon. Aba! Ibig sabihin nun, may lindol. Ibig sabihin, pati yung mga volcanic something, activity, ay kaya din na matukoy ng kokomban? Kaya. At hindi pala yan. Eh, anong kokomban ba dapat ang bibili namin na letter long size, long o A4? Long. Ah, long. Long kokomban lang po, ha? Long kokomban. Kasi pag short po, mabibitin po kayo sa informasyon. Okay. Kaya na po, long. Sa kayo malinis. Pag, pag A4 naman, sayang ang A4. Sayang. Yeah. Walang A4. Ayan. Ayan, o. Oy! Oy! Ay, salamat naman. Walo-walo! Mega love shoutout kay Ruby Serafica. Happy, happy, happy birthday, Ruby! Ayan. Uy, happy birthday, Ruby! Nakahanda ka ba dyan? May unang palipad, pare. Unang palipad, syempre. Kailangan na. Oh, bibigyan natin sila ng unang pa-skippy. Ayan. Wala ba napansin? Ano? Magtaba ako nun. Payat ko na ngayon. May leeg ka na ngayon. Kaya... Medyo ano yun. Saka parang umabay babang. Hey! Ano ba? Ha? Ay, marami salamat kay Ruby Serafica. Happy, happy birthday sa'yo. At marami salamat sa palipad mo, ha? Ayan. Hoy, thank you so much, Ruby Serafica. Mega, mega. Ako,
time back. Thank you. At siyempre, oh, palipad na rin. Oh, sige, palipad muna. Nalipad, napalipad na rin ang ating kaibigan na si Riz Oliverio. Ang magpapasaya ng buhay ninyo, si Riz Oliverio. Panoorin nyo lang yung iskidi niya sa oh. Asya. Yung iskidi na to, iskipi dansa to, walang-wala to. Ayan. At syempre, nandiyan na rin, nakakita ko din ang pinakamagandang base sa lahat. Ayan. Ang ating ka-Dyna! Dyna! Rose Love. Mega hello, babe! Ka-Dyna. Ano po meron? May Jam Millionaire tayo at alam mo lang. Father's Day Jam Millionaire. At Mang Ernie. Oh. Mang Ernie, may phone-in question po tayo. May nagtatanong naman po tungkol sa weather forecast. Oh. At paano naman daw kapag natupik ng tatlong beses ang kokomban? Ayan, hanapin mo po yung nagtupi dahil anak mo yung nasa labas. Nakataka sa inyo. Imbis na mapatulog nyo ng hapon, ay lumabas. Ayun, pinagtripan ng kokomban, tinupi ng tatlong beses. Hanapin nyo at magdala kayo pamatpat para pumasok na sa loob ng bayan at patulungin ng hapon para lumaki. Ayan. Actually, yung kokomban, Papa Mark, ano rin yan eh. Hindi lang volcanic activity ang nadedetect yan. Ah, ano pa? May gaydar din yan, yung kokomban na yan. May gaydar? May gaydar din yan. Malalaman mo kung member ng LGBTQI+. Pro, hindi. Pati pro, kasama. Plus pro. Sa kokomban lang? Oo, ayan. Ito, tip para sa mga tatay. Bilang isang tatay, tip para sa ibang mga tatay. Para po malaman ninyo kung member ng LGBTQ, ano ulit? LGBTQI+. Pro. Pro. Ang inyong mga lalaking anak. Lagyan nyo po paano? Ng... Nagyan nyo po ng tinuping kokomban doon sa kanilang mga ano, mga bulsa o bag. Tinuping kokomban? Yes. Paano na yan? Paano mo malalaman sa tinuping kokomban? Tapos, edi nilagyan mo. Kinabukasan, i-check mo ulit kung nasaan na yung kokomban. Oh, tapos? Pag nakita mong may pulbos, ayun, positive yun. Doon nilalagyan ng pulbos na ano. Yung Johnson and Johnson, sino ang pangano nila. Kaya pwedeng gawing gaydar yan. Dagdag kasi halata. Halata pagka nagbaon sila ng ano eh. Oh. Ng powder. O kaya ng ano, ng... Yung siyempre, yung bilog na, ano? Lalaki, hindi sa nangyay naglalagay ng kono, ano, ng pulmo. Eh. Para may tago yan, sa kokomban nila nilalagay. Kokomban? Kaya yan, malalaman po ninyo. Ayan, so marami na naman tayong babasahin. Oo. Asa na ba tayo? Doon tayo sa ano. Kaya kay Beirut Club. Ah pare, ito may nabuhay. Ba? First time dito sa ating. Napasok na tayo. Yeah, so true. Pasok tayo. Christian, nanonood ka pa ba? Napasok kami ni Yasho. Nako! Hoy! Ito yung isa sa mga kinukwento namin. Siya na po yun. Pag nag-send kayo ng picture ng pader, ng lugar ninyo, ng kalsada ninyo, alam niya na agad kung saan niya mapupuntahan. Ayan. At syempre, ano na ba tayo? Hindi ko na alam kung sino babasahin ko sa inyo. Ako rin. Ayan, gawain ko. Sabi ni Whitey Green Apple. Sabi ni Whitey Green Apple, gawain ko yan dati. Ayun nga, kokomban lang. Laki ng hito. Malamang yung ano,
yung nilalagay dyan ni Whitey Green Apple, yung ano, yung mga Avon pa na ano ata eh. O kaya yung mga Angel's Breath na ano, na powder. Para matipid, hindi mahingi ng iba, nilalagay sa Coco Man. Paano mo nalaman yun? Hindi, may kaklase ako. Akala po kasi sa panyo eh. Sa panyo niya. May kaklase ako kasi ganyan. Ah, ganyan. Eh, yung panyo, sinisingahan mo yun eh. Hindi, okay, ang pagsinga ko. Rekta sa kanal. Ayo, kasi binong mo si ayo kasi pare masyadong dugyot, no. Sisingahan mo yung panyo. Tapos ilalagay mo sa bulsa mo. Masyadong dugyot 'yon para sa akin. Kaya ako pag sumisingaw. Ayun, sabi buti na lang nasa loob ng bahay tong mga to, kung hindi nalaman na kung saan tayo. Yung kay Paring Andrew napuntahan niya. Alam mo pinicturean namin? Oh. Yung malaking tangke ng subdivision nila. Tapos nalaman? Nalaman niya kung saan si Andrew. Ay. Wala na magawa si Andrew, nalaman na ang tango. Kaya maganda naman kasi dyan, talaga magugulat ka nandyan na makikipagkwentuhan niya, makikipagbandi. At syempre, ito na. Nakapalo ka pa naman, Miggy and Rose. Hello, Miggy and Rose. Yan. Speaking of pagpunta sa bahay, eto, di ba? Bigla-biglang pumupunta sa bahay natin at nagpapalipad. Thank you. Mega Mega Love shout out, Miggy and Rose, nagpalipad. Dahil dyan, eto, para sa isa. Thank you so much, Miggy and Rose. Ayan, ako. At syempre, dahil dolyari yan, ano yung panatin ng isa? Para ma-flex din ng bagong-bagong bahay ni Team Pamilya. Ayan, thank you, Miggy and Rose. At sabi ni Whitey Green Apple, hindi daw Johnson's yung gamit niya kasi walang budget. Anong gamit niya? Arena. Gaw-gaw. Baka-chok. Ano yun? Kaya pala masipag magpagpag ng ano, ng eraser to si ano, Whitey Green Apple. Pag, klase nung magpapagpag na, ako naman, Mama! Tapos ilalagay sa Coco. Mag-sponsor sa atin yan. Ah, mag-sponsor pa? Uy! Ay, hindi pala si ano? Hindi pala si Ate Shawi yun? Hindi pala si Ate Shawi yun? Hindi, baka hindi mag-sponsor. Ah, baka hindi mag-sponsor? Oo, baka hindi mag-sponsor, mag-sponsor yan. Mag-sponsor yan? Kasi season ender ng ano, Jam Millionaire sa susunod. Hindi niya na kailangan ng Saturday. Ayan, pasensya na kayo. Parang tuwain ko raw dati yon yung sa kokumba. Ayan na. At ilan na ba ang viewers natin? Mega love shoutout po sa 21 sa akin. 21 pala, sorry. Yan eh. Oh, kita mo? Eh, ako sexy tari noon, kaya may access sa talk. Sabi ko. Ikaw pala ang masipag na nagpapagpag ng eraser. Meron tayo mga klaseng ganyan talaga. Na nagbo-volunteer na siya yung magpagpag ng eraser sa labas. Tapos nga. Ang tagal magpagpag. No? Baka umuutot yun sa labas. Ikaw kasi, ano kayo, wala kang ano eh, sa loob ka umuutot eh. Wala pa kong dami. Hindi ko lumalabas eh. Hindi ako, pagka ako,
intusan niya magpagpag ng ano. Pagbalik ko sa classroom, mayroon na akong dalang soft drinks. Napunta na sa... Napunta na ako sa cafeteria. Kasi hirap lumabas. Ayan. Sana po mabigyan ng jacket si Team Pamilyas. May kasya meron na. Meron na. Ay, meron ng jacket si Team Pamilyas. May nagkasya. Ako, yeah, suki so ako true. Ng laser ng blackboard. Suki ba ito? Siya, yeah, so true. Huwag na natin bigyan ng jacket. Hindi naman ginigino yan. Ayan, kaya pala, buti na lang ropor at hindi na uutusan. Oo. Oh. Eh, lagi ka ng cleaner ata eh. Hindi, maagang pinauwi ng ano yan, ng teacher yan. Oh? Ikaw, kunwari teacher ka, estudyante mo yan. Oh. Oh, sige. Uwi ka na maaga. Vendor's checks pa lang. Uwi ka na maaga. Pasado ka lang sa akin. Uwi ka na maaga. Vendor's muna tayo guys ha. Yaso true present. Uy! Labas. Bastos siya. Labas. Bakit basto? Ay no. Ayoko atakihin. Sige, uwi ka na. Present ka na, ano, may attendance ka na dito. Basado ka na sa akin. Ay, nang, siyempre, 2-1. Ayan. Ay, nako, abang-abang lang kayo, ha. At, mamaya po, eh, magbababala tayo ng league. Maglaro tayo ng isang round ng ating Jam Millionaire. Para baka malay nyo, kayo ang manalo ng 300 o kaya 50 o kaya 50 uli. Ayan. Nako! Nagdadalawang isip sa nagbibigay ng jacket kay Team Pamilyas. Baka well, hindi. Hindi ikaw yon. Hindi ikaw yung ano, nagdadalawang isip. Siya, so true. Naggaro ka na nga lang dyan. One round lang. Naku. Tingin ko, apat kayo dyan sa taas. Bakit? Bakit apat ang tingin mo sa taas? 3,000? Hoy, 300? 300? Sobra ka ng isang zero? Or... Ayan, ako. At meron din akong inbox, siyempre. Bukod sa inbox natin at comment box natin dito sa ating StreamYard, sa YT, at sa Facebook, meron din akong inbox sa Messenger. Ayan. Ayan, so enjoy lang po tayo dyan sa ating 21 million viewers in the house. Maraming salamat. Kaya bakit daw ako wala jacket, sabi ni Yaso. Hindi ko naman ginawin eh, si ano eh, si Jam Papa Box ang ano, ang ginawin. kung di naman dangat kasi, magaling si Box. Naligo kami sa anawangin ko, nagdala ako ng ano, ng tent. Ang kasama ni Box, ni Christian, sa tent, yan si Yaso True. Kaya kalahin mo eh, pagka ahon sa dagat, wala nang banlaw-banlaw, diretso tulog na sa loob ng tent. Actually, kasama nila ako doon. Tatlo sa ko kami doon. Tatlo kayo. Yung madaling araw, umalis ako. Kasi, alamig na. Galing nga sila sa ligo, sabi, wag na tayong maano, wag na tayong magbanlaw. Oo. Ganun din naman sabi ng ganun. Eh di diretso pasok ko. Tapos ikaw ba natutulog ako? Parang sa buhangin din ako natutulog. Sa labas na lang kaya ako. O buhangin na, tapos basa pa. Kasi hindi sila nagbanlaw. Eh kasi puro buhangin din yung katawan nila. Eh, bahala kayo dyan. Alam mo ba eh? Nung sinoli sa akin yung tent, mga siguro isang supot ng buhangin na kuha ko sa akin. Parang ang daan nito nung pinahiram ko pagbalik sa akin. Ayun o, anong 3K? Walang 3K!
3,000. Happy Father's Day, Boss Joey. Ayan. Si Bernadette Arce, mega mega love shout out. Kamusta na? Ate kamusta gang. Na si Chang, Ate Geng? Pasensya na, hindi ako nakapag-reply. Medyo abali. Kamusta na si Chang? Pare, si Chang. Hmm. Si Paring Arman. Oo nga. Ano si Chang? Si Chang. Oo. Oh. Kapatid ni Ate Geng. Kaya nga, anong meron kay Chang? Kailangan ng dugo. Baka pwede na mag-donate. Naku. Hindi ko lang. Then, alam ko, mga anak na. Ah. Tama ba? Correct. Correct me if I'm wrong. Ayan. Ayan, Agus Roman, sabi niya, sa tingin ko, sa inyong dalawa, dalawang beses ako sa iyo. Ano? Ay, dalawang beses na pagtingin si Agus Roman kay Beiros daw. Yan yung unang tingin. Tapos pangalawang tingin. Parang. Baka pumangatlo pa. Yung naniniguro yun. Oo. Oh. Yan, naaalala niya raw yung tent na yan. Ay, naku, kahit masakit sa ulo, yung jam millionaire, tsagain na, malaki yan ang price. 300! Walang 3,000. Nanganak na si Itchang. Uy, congratulations kay Arman at kay Itchang. Congratulations! Si Arman ay humabot sa Father's Day. Happy Father's Day kay Arman. Akala, happy Father's Day, Papa Arman. Alam mo yung love story niyan, pare. Nag-umpisa lang yan sa ride. Oo. Yan kumbaga sinama ni Ate Geng si Itchang. Walang maangkas ang muko. Nagkataon available si Arma. Doon nag-umpisa. Nagkakilala na habang nagmumuko. Siyempre naman tayo, nagra-ride kung saan tayo pumupunta. Alam mo naman, pag nagra-ride, ako lang talaga hindi nag-aangkas ng kung sino-sino. Wala talaga akong angkas lagi. No? Wala ka angkas lagi? Oh, okay. At ayan, tuloy-tuloy po tayo. Naku, paano kasi naubos na yung tubig sa galon? At yung pulutan, inubos ni Arman sa kabilang cottage. Kaya natulog ka na na ano? Walang ligo-ligo. Galing sa daga. Ayan, Kaloka, nasa hotel ako kanina. Nakita ko yung notification ko, may jam millionaire. Naku, may tama na naman ako. Ito yung maganda dito, mai-enhance po ang inyong utak. At magkakaroon kayo ng dagdag kaalaman. Parang kanina, guys, no? Meron kayong nalaman na bagong indication ng weather. Well, yun eh, walang iba kundi ang kokumban. Mm-hmm. Ngayon po, marami kayong matututunan. Naghanda kami ng 10 questions para sa inyo lahat. At ang ating tema ngayon ay tungkol sa mga ama ng tahanan. Mga katanungan tungkol sa ating mga tatay. Malalaman nyo na sa gabing ito kung sino ba ang bunso ng pamilya. Kung sino ba ang pinakamamahal na anak ng inyong mga ama. Meron pang ganun? Lalo na ngayon, may online pa. Naku, naniniwala na kaming wala kang angkas kasi nakalive. Hoy, wala na. Ang alamat kasi ng chocolate yun. Dami. Saka ito si... Ito po, guys. Ma-share ko lang sa inyo. Ito po si Yaso True. Yung nasa baba po. Nakasama namin yan sa ride. Ang kagandahan naman sa kanya, very resourceful na tao. Kasi po nung nag-alaman ng code kami, dyan sa Bataan, yung para yung sinusunog, Bonfire. Hindi vampire. Hindi sinusunog yun eh. Sinusunog yun pala yun. Pero parang ano eh. Nabubuhay pa yun sa sunog. Ano yung tinututukan? Sa cart. So, pag nabubuhay yung vampire sa sunog, anong tawag doon? Bonfire? Wow. Bonfire. Parang ano eh. Born fire. So, pag ito, ayun na nga, yung pang born fire. Bumili kami 200 pesos yun.
may kabigatan sa bulsa. Kaya nang gastos namin sa anawan. So isa lang ang kaya namin afford na pambuan pa yun. Itong si Yasutro, paggising namin sa umaga, may dala na. Tinanong namin sa mong kinuwayan, diyan, sa may tindahan. Oh, binili mo? Hindi, sarado pa. Tinawa ko na lang. Walang gumagamit eh. Walang gumagamit. Ay, paninda yun eh. Eh, wala namang gumagamit. Tinawa ko na. Ginamit na rin namin. Sayang naman yung effort ng tao eh. At syempre, ang paborito kong kalabasa ba yan? Parehas para. Ah, paboritong gulay ni Beiros na ba'y kalabasa? Para daw malinaw ang mano. At nandyan na din ang ating kumpare na nag-birthday lang kamakailan. At happy Father's Day din sa'yo, pare, ha? Kay John Michael Tolibas Alberto. Mega, mega love shout out. Ako. At nandyan na din ang ating sister na si Sister Rocky H.S. Blood. Dang, harang, and shared. Mega, mega, mega love shout out. Ayan, ayan. At syempre, happy Father's Day to all the father all over the universe. Yan ang pagbati ni Sister Rocky H.S. Blood. At nandun na rin sa FB si Richelle Ferrer, ang napakaganda si Richelle Ferrer. Happy Father's Day, Kuya Joey Odruña, the third. At syempre, ayan, palitan lang kayo ng inyong kuno-kuno dyan. BG, BG, ay, church time. Sige, sister. Thank you so much sa iyong pag-BG. Syempre, seek you first, kaya okay na. Thank you so much. Doon ko lang naranasan ang paglambot ng yelo sa anawan. Kalambutan ng yelo. Si Yasuto. Eh, syempre, mainit. Nangahoy talaga siya, sige. Nangahoy si Yasuto. Ang matindi ba nito? Kung naalala mo, pare, habang abala ka dyan. Di sabay-sabay na tayo umuwi. Convoy tayo. Pare-pares tayo ng motor. Ang gandang tingnan. Ang ganda. Fast pace tayo eh. Itong motor ni Yasuto, bumigay. Umusok. Umusok. Ngayon, eh syempre kami, tinutulungan namin anong gagawin. May rumisponde na taga doon na may parehas namin yung motor. Ano nga pala sabi niya doon? Sabi niya, gusto mo palit na lang tayo ng motor para makatulong ka sa akin. Para makauwi ako. Bibigay niya yung sira niyang motor. Oh, ang galing. So, total, magka-grupo naman tayo. Magka-grupo. Ay, nako. Nako, thank you, Papa Mark. Love you. Sabi ni Paring JM. Yan, happy Father's Day sa'yo, Paring JM. At nako, Ichang is now watching. Nako, hello, Ichang. At maraming salamat sa iyong pag-watch. And congratulations sa'yo. At pakiabot na din ang aming pagbati ng happy Father's Day kay Arman. Yan ang kanyang esposo. Ay, oo, oh, niluto niya yung yelo kasi wala tayong tubig. Ayan na, ready na tayo. Ready na tayo para sa ating 25 million viewer. Wow, 25. At maraming salamat uli sa mga palipad. Kay Riz Oliverio, kay Miggy and Rose, siyempre, at kay Miggy and Rose, Riz Oliverio, at kay, ano, kay Ruby Serapita. Yes. Alam ko din mo nalala. Alam na, alam natin yan. Nakaibigan natin yan. Okay guys, dito sa ating YouTube account, sa Jam Selfie Skit, and also sa Facebook, yung mga nanonood dyan. Pwede po kayong sumali, no? May chance po kayong manalo ng 300 pesos kung kayo ang top 1 natin. And also, dalawang Nifty Gcash or load yan. Ang gagawin nyo lang ay pumunta sa www.crowd.live kung saan na yan, no? Gumagapang sa ilalim ng ating screen. Kaya, ang gagawin nyo lang, mag-create kayo ng inyong nickname para alam namin
or para hindi namin malaman. Yeah, it comes kung sino, two ways. Kung sino kayo. Sino ko. And maghintay ng code, which is sasamihin na namin in a moment. Mm-hmm. At para makapasok kayo doon sa ating game. Ayan. And ay, also, di ba, Papa Mark? Ayun. Dahil nga, ang Jam Millionaire, ang Who Wants to Be a Jam Millionaire, it's inspired or nakuha natin ang idea na to kay Lamon TV, ang ating peshi. Ayan, ako, abangan ninyo. At baka sakali ay maimbitahan natin si peshi sa ating next episode. At syempre, dapat bongga yun, di ba? Dahil season ender. Di ba? Dapat malaki ang mga papremyo. Di ba? Naman. Siyempre. Huwag kayong mag-alala. Ang mga papremyo po na ipamibigay ng Jam Selfish Kids sa aming season ender ay nakadepende sa mga pabingo ni Mimi. Kung nananalo ko nito. Idamay mo na ang pabingo ni Beiros Labs. Ayan. At ang mga pasinging bibe na kung sino bang gustong magpasinging bibe. Oo. At kung may magpapabring me, ay sana naman magpabring me kayo. Isama mo na ang paroleta ni ano ni Team Pamilias. May rolet? Oo nga pala. Nagpamigay lang yung ano, sanggap. Pig-50. Oy guys, payakap kami kay ano kay Team Pamilias. Payakap tayo kasi another account yan ni Arts by Ayeri at itutuloy niya ang laban kay Lord. Ayan, ituloy ang laban. Nga buhay si Kareya. Ayan. Okay, ready na kaya ang ating 24 million viewers? Kailangan magpa-press tayo para malaman natin. Press ready. Ano ba tayo? Episode 10 to eh. Press 10. Ayan, press 10 po tayo kung ready na po kayo sa ating palarong. Inaabangan. At palarong inaabangan. At palarong inaabangan. Naka-ready ka na ba? O ako na. Ang hirap na dalawa PC na. Maraming gadget na. Ayan. Ready na ba kayo para sa ating palarong Who Wants to Be A Jam Millionaire? Ayan, para po makasali ay pumunta lang po sa crowd.live at doon po tayo maglalaro. At kung kayo ay mayroong another device, cellphone or tablet, o kaya ay kayo ay nasa PC, new tab lang po at doon tayo maglalaro. Para doon sa ating mga kaibigan na nanonood sa Facebook, pwede po kayong sumali. Ayan. Nako, fastest finger po ito dahil 20 players lang po ang ating tatanggapin. Mm-hmm. So to join Jam Millionaire, go to crowd.live and create a nickname and wait for the code. Ayan. Siguro ibigay na natin ang code. Papa Mark. Sige. Ano ba ang code? Parang batibot. Okay. Let's play. Who wants to be A Jam Millionaire? At ito na po ang ating code. To play Jam Millionaire, i-enter lang ang code na MKRZC or Mike, Kilo, Romeo, Zulu, and Charlie. Ayan. Music.
lang tayo sa Proud.live at i-enter ng code na MKRZC at mag-come up po tayo ng ating nickname para hindi po namin kayo makilala o para makilala namin kayo. Ayan at syempre, andyan ang ating kadarda! Darda! Ang pahinga daw muna, walang bingo. Isang skiddy, Yoko skippy. Wala kami skiddy. Wala kami skiddy. Wala yung skiddy ni ano, yun ni Rich. Oh, eto na lang. Eto naman, dito naman nagsimula ang mga ano, skiddy-skiddy dance natin na super chat. Ano'y bilis bigay? Bilis magbigay. Bilis magbigay. Bilis magbigay. Prospero ano bilis bigay? I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Mo, hindi pa rin nagsasabayan. At malapit na yun. Ilang buwan na lang. Anim na buwan na lang. Ay, nako. Merry, merry, merry. Merry Christmas. Yeah. Po sa inyo lang. Suruin mo ang bilis. Ang bilis na panahon. Ibig sabihin, kalahating taon nang sumasayo si SP. Kahit tumaal na haraw. Nasayaw natin tumaal na haraw. At syempre, gusto ko lang i-shout out po ang nanay na maganda ni Bernadette Arce. She is watching from Quiapo, Manila. Ayun. Si Chairman Arce. Naku, Chairman Arce. Naku. Salamat po sa inyong panonood. Naku. At isama niyo na po ang inyong mga kasamahan dyan na tayo'y mag-celebrate ng Father's Day ngayon. At dahil nandito tayo sa Jam Selfie Skit, ay ibang klaseng celebration ang gagawin natin. Meron tayong mga pakwelang trivia at mga questions, no? At hindi lang tayo mananalo ng papremyo, mananalo din tayo ng good vibes o katuwaan. Ayan. O, sige, tingnan natin. O, meron na lang tayong 3 slots. Guys, 3 slots na lang. Ay, ang bilis. 3 slots bilis? Na lang. Nako, buti na lang. Hindi napapagod si SS. Alam mo, buti na lang din na Ate Shawi at nakikita ka namin dito. Wala kang pasok? Mm-hmm. Weekends, eh, no? Usually, pumapasok yan pagka, ano? Weekdays? Oo. Ano kaya nickname ni Ate Shawi? Mamaya pa natin malalaman. Alam mo, yung mga nicknames nila, ang lalayo sa mga katauhan nila. Kahit sa mga pangalan nila, ang lalayo. Naku, kung manalaman nyo lang po yung nickname nung ni Beirut's Love. Oo. Arts by Ayeri. Naku, kahit si KPB. Sa KPB. Ayan, no? Walang 7 sa second round. 7th place sa second round, may 100 pesos or $2 palipat. Ayan. Miss Rocky, dahil Father's Day ngayon at marami tayong ganap bukas, one round lang po tayo ngayon. So, pwede po ba na yung 7th place dito sa ating round na to, one and only round, one and only set, ay doon na po natin ibigay yung ano, yung 100 pesos sa 7th place. Okay, yeah, lang po yun, ba? Yun eh, kung papayag po kayo. Sister. Yung, pero maraming salamat. Yeah. Ha? Iba ka talaga, sister. Yan. Thank you, Rocky H.S. Vlog.
Ayan at nag-comment na nga si Chairman. Chairman Ana Chairwoman. Ayan. Thank you po, Chairwoman. Happy Father's Day din sa inyo. Thank you po. And guys, ha, again, doon sa next na ano natin, yung season ender natin. Ako, sobrang saya po ito, promise. Nako. At samahan nyo po kami sa celebration na ito dahil biruin ninyo yung Jamillionaire na ang akala namin ay pang isang LS lang ay naging regular show dito sa ano, Jam Selfies Kit. At nakilala na o na, nasanay na ang mga tao na basta may Jam Selfies Kit LS, Jamillionaire yan, di ba? At nagpapasalamat kami. Oh, nagpapasalamat kami sa amin, ano ha, kahit ganito-ganito lang ang Jamillionaire. Yung feel namin, naging successful kami dahil marami kaming taong napapasaya at nagugustuhan naman nila na sumali dito at makinig at manood, di ba? Marami tayong mga bagong naging kaibigan dito sa Jamillionaire. Napadaan lang sila, tapos sumali sila, tapos alam mo yun, tapos biglang naging member pa, di ba? Katulad ni katulad ni yung si Trivia, di ba? Kajam natin. Angus Roman. No, si Angus Roman hindi pa 'yon, si ano. Sino? Kasi si may guessing time. Si guessing time. Ayan, napadaan lang 'yan. Oo. Pero nagpa-member dahil nagustuhan niya yung ano, yung ating program. And hindi po hindi po magiging masaya yan kung wala po kayo. At mas magiging masaya kung tulong-tulong tayo. Anong tulong-tulong? Sa pa-premium. di pa mas masaya yun. Diba? Mas masaya yun. Mas maraming ano. Diba? Kasi babaguhin natin ang mechanics. Guys, nako. Super excited kami para dito. Babaguhin namin ang mechanics kung paano kayo mananalo. Nakaw! Iba to. Pare, nasilip po yung mga questions eh. Oh, diba? Nako, sa season ender, ihanda nyo na po ang mga sarili nyo. Ano? Oo. At mag-review-review na po kayo. Ang gaganda po ng mga tanong na na-generate ng ating artificial system. AI na. Ayan, out na me. Focus sa church. Thank you, Sis Rocky. Thank you, Sister Rocky. Ayan, ayan. At siyempre, nandiyan din si Bien K. Kapasyon. Sorry, quiz. Late sira pa laptop ko. Magandang gabi yan. Downtown siya. Naku, sira pa la laptop mo eh. Kumonsulta na ba yan kay Baliwag Gadgets? Oo, di ba? Kaya nga na-extend ng na-extend. Yung LS ni, ano, dahil sa pagkukonsult. Hindi pa nga ba yan? Si Yasu, pwede ba daw magtanong? Bakit? May pa-premyo ka ba? Ano tanong mo, Yasu True? Itanong mo lang yan, kaibigan. Ay, Bien, pwede kang humabol ha, sa crowd.live. I-enter mo lang yan, MKRZZ. No, dahil meron pa tayong two slots. Pwede two ka pa slots? Makahabol, hindi ka pa late, Bien. Ay, ibigay na natin siguro yung direct link yan. Bigay mo pa, paki-paste naman. Paki-paste na lang. Dami mong ginagawa. Abagal nitong ano ko eh, itong huling unit, yung unang unit. Ay, ano ko, pre, may kakilala ako na pwede mapabilis yan. Ah, ganun? Oo, may nagbibenta ng papabilis na ko. Anong klase yan? Basta si Manggani. Pangalan niya, Manggani. Hindi ba Mangganid yan? Gani! Hindi po lahat ng kailangan mo, may binibenta siya. Manggani? O, si Manggani. Hindi ba ganid? Hindi, gani. Ano, kalanganin yan na. Hindi po, kunwari, nakakakwentuhan mo lang, nagwawalis ka, tapos nakita niya, pudpud na yung walis mo. Kaya? Sasabihin niya, alam mo ba, may binibenta akong walis. Ganyan niya, si Manggani. Pangit pala ka-banding yun.
mapapagastos. Tipo ko na rin, napapunta siya sa pestahan, pre. Oo. Karamihan ang makamihanda, minsan may mga kulang sa alat. Yeah. Nagdadala ng pambentang asin yun. Aba, may pang ano siya? Condiment? Oo. Si Manggani. Baka galing pa sa McDo yung sachet na ano na iodized salt. Inipong? Ako, huwag mo na pakilala sa akin. Wala na lang, baka... Wala, wag baka na lang daw. Malamang sasagot yung nagtanong. Ayan, sabi ni A, B, C, D, E, F, G, Cash. Bah! Wow, ang witty mo, ha? Ano po laro? Ala, hindi ako makakasali sa season ender. Nag-sponsor ako. Ikaw pa ba? I-reserve ko nga isang slot sa'yo. Gusto mo ako na gumawa ng nickname para sa'yo. Ngayon pa lang, ipasok mo na siya. Pasok ka rin, ha? Gusto mo, gawa natin? Well, ayan. Ito, ha? Si ABCDFG Cash. Wow! Ayan, ang laro po natin ay... Who wants to be a gym millionaire? At wala kayong tayong gagawin kundi pumunta sa Countdown Live, The Ender of Hope, MKERZZ, at gumawa ng video. Ayan, ready-ready na po tayo ha, dahil eto na, magka-countdown na tayo para dire-diretso na tayo doon sa ating first questions. Ayan. Gagawin nyo lang po ay sumagot ng tama at mabilis. At pag kayo yung nasa top 1, ay mananalo kayo ng premyo. At yung may consolation prize din ang sa top 2, top 3, at yung top 7. Pero i-confirm pa natin kay Sisi, kay Sister. Ayan. Ay, pare. Alam mo po, itong round na to, tulad na sinabi namin kanina. May torpes. Oo, sorry. Ito po yung pinagsamang trivia at tricky questions. Yes. Ano? Wag po kayo malilito. Na-inspired kami kay Angus Roman, ang ating trivia king. Kaya pinagsama namin trivia at tricky. Tricky. Ito ngayon ang trivia king questions. Tsaka ano po eh, Father's Day kasi ngayon. Yes. So, medyo special ang ating set. Ayun, halo po ba itong round 1 na may round 2? Yes, Beirut! Yes. Okay. Countdown na tayo. Countdown na tayo. Ilan na ba ang participants natin? Puno na. Dahil puno na ang ating participants, mag-countdown na tayo. At ihanda nyo na po ang mga pinasok nyo sa crowd at live, dahil after ng countdown, question number 1 po agad yan. Kailangan po nating sagutin ng tama at mabilis. Eto na. Oh. Nako. Nauna ang sounds. Eto na. Ayan, ready na ang ating mga ka-jam. At nandun na sila sa kanilang mga devices habang nakikinig dito sa atin. At enjoy po lahat. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay, sa lahat po ng mga nanay na nagsisilbing tatay. Ayan. At sa lahat, kahit ayaw mong maging tatay, na nabigla ka lang, Happy Father's Day na rin sa iyo. Sa aming kaibigan na newest tatay ngayon, Papa Arman, congratulations. At kay Itchang. And question number 1. Question number 1, sino ang ama ng wikang pambansa? Naku. Ito ba ay si letter A, Francisco Balagtas? Letter B, Manuel L. Quezon? Yes. Letter C, Jose Palma? O letter D, tatay. Digo. Aba, tatay din naman yan eh. Nako, napag-aralan nating lahat yan, Papa Mark. Dahil Father's Day, alamin natin kung sino ba ang ama ng wikang pambansa. Ayan.
Nako, so, sige. Ang pa-premyo? Ang pa-premyo natin, kung ikaw ay top 1, 300 pesos. Gcash or loan. Kung ikaw ay top 2, 50. Kung ikaw ay top 3, 50. At i-confirm natin kung si kay Sister Rocky kung okay lang sa kanya na yung top 7 ngayon ang may 100. Ayan, at naubos na po ang ating oras. Sa katanungan, sino ang ama ng wikang pambansa? Ako siguro naman ay lahat tayo ay napag-aralan natin yan. Unless, Chia Sotro ka. Kasi nung pinalalabas, napalabas ang teacher eh. Ay, no, ay, no. Tatay ko daw sabi. Tatay ko siyempre, sabi ni Beros daw. Oh, sige, tignan natin kung ano muna yung pulso ng ating tao. Ayan, ayan. Ano-ano kaya ang mga sagot nila sa katanungang ito? Ayan. Bah! 29% ang sumagot na Francisco Balagtas. Okay. 71% naman ang sumagot na Manuel L. Quezon sa katanungang sino ang ama ng wikang pambansa. At syempre, 0% ang sumagot kay Jose Palma. Mm-hmm. At 0% din, wala din sumagot. May tatay ng lahat yan, tatay Digong. Pero alam mo, ha, medyo lang naman, medyo hati. Ang ating mga kajam ngayon. Diba? May sumagot si Lolo Jose. Si Lolo Jose yun eh, Jose Palma. Bakit hindi siya? Ayan ha, 29% versus 71%. Nako! Sino kaya may mga patrivia dyan? At kilala kaya nila talaga kung sino ang nagluwal? Apa Mark, nagluwal ng sinasabi nga gamitin natin ng iisang wika. Ayan. Siyempre, reveal natin ano ang tamang kasagutan sa tanong sino ang ama ng wikang pambansa. Manuel Quezon. Manuel Quezon. Etnib. Ah, Etnib ba yan? Sa Etnib. Parang hindi ka umahawak ng Etnib na. Hindi mo na rin. Bariyan. Puro si Mabini na ata kasama mo ngayon. Jose Aguinaldo. Ayan, trivia tayo. Siya ang nagsulong ng pagkakaroon ng isang, ano yan, pambansang wika para sa buong Pilipinas. Kung matatandaan, si Manuel Quezon ay ang pangalawang pangulo ng Pilipinas. Siya rin ay kilala bilang pangulo na namamahala sa ilalim ng pamahalaang Commonwealth ng ating bansa. Ayun na. Galing. Ang talino mo, Papa Mark. Alaman mo yan? Dama. Ikaw siguro yung ano, teacher niya, no? Yeah, so. Napalabas ang distraction. Yan, ikalawang presidente na ipinakanap sa uy, Tayabas. Tayabas? Oo. Tayabas Quezon din, di ba? Tayabas Quezon. Nung ano ba nauna? Tayabas pa lang yan, hindi pa na ipapangalan. Hindi pa Quezon. Okay. Henyo ni Papa Mark, sabi ni... Henyo mo rin! Okay. Nako, eto na, Papa Mark. Ready ka na ba? Eto na! Aalamin na natin ngayon. Ang mga nicknames ng ating kajam. Ito ang pinagos natin malam. Sino-sino kaya itong friend? Ilan? 71% na ito. Oo, sino-sino ba ito? Ayan. Unang-una, si Borlox.
May 95 points. At siyempre, sinundan niya ni Geng. Wow, Geng. Hindi ko kilala yan. Hindi mo kilala si Geng? Hindi ko maalala. Masyadong ano, no? Masyadong yung mood na to, walang ano eh. Walang, hindi mo mauhulaan talaga. Hindi talaga, walang kasi. 93%. Si MLSO Girl. Uy, 91. Ang pagbabalik. Ang pagbabalik ni MLSO Girl. At siyempre, ito pa. Si Bebe. 82%. Si Zumbales. 78%. Zumbales. Ibig sabihin, ano yan? Hindi na nag-exercise. O kaya, pinanganak sa Zumbales. Zumbales? Na mahilig mag-sumba. Oo. Na medyo bawas. Kaya sumba is... At siyempre, sinundan siya ni Lo. 77 points. At siyempre, ito naman, napaka-loyal. Siya lang. Siya lang talaga. Wow. Faithful. Naku, ito pa sinabi ni... yung sumunod naman sa kanya, love you. 60. Naku, kilala natin yan. Ito matindi. Si Yorbax. Nasa number 8 spot, 65. Yorbax. Hindi ba si ano yan? Baka si Papa Bax. Mayor na pala siya, no? Tunog Yorbax. Ayan, at siyempre, dyan si Matigas ang uno, 32. Si Mamaru. Mamaru? Si Juan. Mamaru. Si ABCDEFG, Cash, Zero. Wow. At si Happy Happy. Si Juan. Akala mo walang tang twister. Alain mo eh. Walang tang twister. Oo nga no. Eh mamaya baka lumabas. Ayan, sabi ni Yaso, true. Dito lang pala yan sa Manila ang Tayabas. Pero, kung nasa Tayabas si ano, si Manuel L. Quezon, nandyan din na daw nakatira si Eric at Epi. May entry din. Quezon yun eh. Bagay yun eh. Bisaya si Quezon eh. Quezon eh. At ito daw talaga ang ginagawa ng mga nagsusumba. Zumba, alis kain. Nak. Ah, kaya pala Zumbales. Zack. Oh, ang Zumbales. Ah, yan yung Z-A-K na gawain. Zack. Ano yun? Ayan, Zumba, alis, kain. Zack. Z-A-K. Anong hobby mo? Zack. Zumba, alis, kain. Zumba, alis, kain. Puro ama pala to. Ay. Malamang. Father's Day especially. Ayan, dito lang din sa Manila, ang MLQ. Dagdaga mo ng U. Oo. Sa Manila pala yun eh, MLQ. Ano yun eh? Oh, yellow. Dali. Ang aking AirPod dahil Father's Day ngayon, ayun nga, tumatawag. Sige. AirPod, oh, mamaya ano, naka-LS pa kami. Pwede mo naman, live eh, parang live bate. Okay, next question tayo. Next question, question number 2. For question number 2. Ayan, at question number 2, sino ang ama ng University Belt sa Maynila? Ito ba ay letter A, si Ama Computer College? Letter B, ito ba ay si San Beda University? Letter C, UST ba ito? Santo Tomas. O, ito ba ay sa letter D, Iris? Mm-hmm. And speaking of MLQ, naku! Ito ba ay letter E? MLQU. Naku naman! Mukhang halatang halata naman kung sino ang ama dahil sa kanina number one natin ang ama ng wikang Pilipino. Siyempre, eto naman ama ng University Belt sa Manila. Sino kaya yan? Naku! Hoy, combination po ito ng set 1 at set 2, ha?
Isang mahalagang paalala mula sa Jansen. Oh. Combination po ito ng set 1 at set 2. Bagay, pwedeng si ano, no? AMA, Computer College. Ama nga eh. Obvious na yan, ang sagot eh. Oh. Si San Beda naman, mukhang matanda. Hindi pwede yan, ano. Dahil? Kasi santo yan eh. Oo. Oh. Di si Santo Tomas, hindi rin po pwede. Ay, siyempre. Pero baka nga yung E, no? Si Manuel L. Quezon. University. Ano yung Iris? Yung ST, Saint Dinyan, di ba? Ah, pwede. Hindi po pwede. Ayun, sabi ni Yaso True, sa U-Belt, maraming naging ama dyan. Yan yata yung sentro. CEO. Sa CEO ata, maraming naging ama. Ayan, wah, nakalimutan. Kombi nga pala ito na sentro. Naku. Kahit naman kombi to, eh, mahirap din hulaan to kung... Alam mo, ba, napapaisip na sila eh, pero for sure, ah, kakanain nila yung letter A. Ama. Ama. Hindi, malamang, malamang nag-search pa to sila. Sino sila? Who is the father of U-Belt? Parang kung ikaw si Google, ha? Ano? Itanong si Fons, lumabas dyan, sino ang ama ng Jam Millionaire? Actually, ina yun eh. Ng Jam Millionaire? Oo. Amat ina. Pwedeng ama, pwedeng ina. Amat ina. Si Lamon TV kasi talaga pinagmulan ito. Okay, tingnan na natin. Ano-ano ba? Sino ang mga napili nilang maging tatay ng University Belt? Nang Manila, tingnan natin ang sana naliligaw na ako. Tingnan natin ang pulso ng taong bayan. Yan. Eto na. Ang pulso ng taong bayan sa question number 2, na sino ang ama ng University Belt sa Maynila? Mm-hmm. Nako, 38%. Sabi ko sa iyo, maraming kumana. Nitong letter A. Ama, Computer College, 38%. Yeah. Mm-hmm. 8% naman sa San Beda University. Opo. 15% sa UST. Opo, ano? Marami. At dahil yung sagot sa number 1, may kumana din at kapantay ng kumana sa letter A, yung kumana sa letter E. Mm-hmm. Na MLQU. Ayan. Ama na yan eh. Ama ng wikang pambansa. Manuel L. Quezon. At walang maniwala kay Iris. Walang naniwala kay walang nagtiwala. Walang po, hindi pinili si Iris. Nakakalungkot. Hindi raw father figure si Iris. Bakit naman? O sige, tignan natin. Kung kanina ay ang ama ng wikang pambansa ay si Manuel L. Quezon, nako, siya rin kaya yung sinasabi ng 38% ng ama ng University Belt sa Manila. Ay. At ang sagot ay yung hindi pinili. Nako, si Iris. Ay, sayang naman. Bakit ba si Iris? Ano ba yung... Kasi ano yan eh, acronyms ba tawag dyan, Papamay? Acronyms. Acronyms yan po ano yung Iris. Yuloyo Amang Rodriguez. Yung po yung Iris. Amang, si Amang Rodriguez po yan. Yan yung tatay. Kasi nga, ama. Eh, yung AMA ba? Alam ko, may ibig sabihin din yun. Yung AMA, ano po yun, na pangalan ng tatay din naman yan, pero initial yan ng tatay nila, ng AMA. Kumbaga, pinangalan sa tatay nila, pero hindi, ano, initials, hindi talaga, ano, yan yung ama ng University Belt. Kasi nga, nandiyan si Yuloyo
amang Rodriguez. Yan ang ama ng lahat. Ay, naku. May attorney ba dito? Ang pangalan talaga, no? Ito, trivia lang, mga bata. Oo. Unahan ko na si TK. Ang pangalan nung ama, nung AMA. Oo. Si Amable Mendoza Aguilus Senior. Oo. So initials niya 'yon. Yes. Eh, si Aguilus. Si Aguilus. Mm-hmm. Tsaka bago lang 'yan si ano eh, si AMA Computer College. Bago. So talagang ang ama ng University Belt ay si Iris kasi nga 'yan si Amang Rodriguez. Nandun nga sa pangalan. Amang Rodriguez. Aya. At syempre. Ba? Ano ba ginagawa? Kasi, nag-PPM siya ng mga bags na gagawin sa aming Raise the Roof. Okay. Ayan. Mamaya ko na hindihin. Maganda yung discussions. Alam mo naman ako, okay. Pagka magaganda discussions, nadidistract ako. Ayan, syempre, ayan na. Hindi yan umusog dahil wala pong tumama. Okay, next question tayo. Next question. Yan, well done, yeah, Papa Mike. Sabi ni TK Angus Rose. May mga sinundo kasi ako dyan, kaya alam ko. Dati yun, eh. Okay, for... May sinusundo ka doon? Dati. College. Hindi ngayon. Okay. Ano? Sige, question number 3. Oy, mega love shoutout kay Romic Pineda. Question number 3. Anong hayop ang kung saan tatay ang nanganganak? Naku! Ito ba ay sila yun? Mm-hmm. Ito ba ay seahorse? Oo. Ito ba ay sea urchin? Mm. Ito ba ay sea cucumber? Okay. O ito ay sea bra? Sea bra? Ngayon, parang ano yun, no? Animal din pala sa ano. Sea creature din pala yan, yung sea bra. Hindi lang natin alam. Sea bra? Ayan, meron palang hayop daw na kung saan tatay. Ako ang nanganganak. Wow naman! Congratulations sa ano na yun. Mahayop na yan. Oo. Pero sabay parang... Sabay nanganganak. Mm-hmm. Yan ba? Sea lion, sea horse, sea urchin, sea cucumber. Or ito yung pinakamagandang option, yung zebra. Zebra. Ano ba itong zebra? Dalawa yan. Hmm. Dalawa ulo yan, di ba? Dalawa ulo. Ah, ganun. Dalawa mata. Ganun yung zebra. Hindi. Tapos, may pattern yan. Stripes. Diba? Stripes? Zebra. Zebra yan eh. Diba? Zebra. May ribbon-ribbon na. Zebra. Oh. Ang first campus ng AMA ay matatagpuan sa Kanto Tinyo sa Bangka. Wow! Tutim pala? Sa Kanto Tinyo. Sa Tinyo Street? Kasi may connection yun sa ama eh. Sa bagay. Sa AMA. Paano sa bagay. Bakit ba naging ama yan? Eh, taga ano, nag-ano siya, nag-kanto ano. Dahil sa kanto, tinyo. Kaya doon yan talagang unang nilagay. Para talagang ano, konektado. Yes. Di ba? Oo. Sa kanto tinyo para maging ama. Kaya... Lean OFW ako to Happy Father's Day po sa lahat ng papa na babait. Naku. Ayun, kajam natin. Lean OFW. Paano yung mga makukulit? Lean OFW, mega mega love, shout out sa iyo. Sibra. Sabi niya. Ayan, hayop ba ang seahorse? Ano ba ang seahorse? Baka red horse yung iniisip mo, ha? Kaya mo na, pinalabas nga kasi nung pro, ano? Baka si Sibra,
Si baka ni Zebra, ama ni Ernest. Sino si Ernest? Oo nga eh. Alam ko Ben? Si Iris. Gusto mo magpaliwanag? Huwag niya, malamang kausap niya. Sa chat nga lang, nalalabuan daw. Ah, sige. Nyo din si ano eh. Ah, taga doon din sino. Okay, tignan natin. Ano ba ang pulso ng bayan? Alam ba kaya nila to? Kung sino ang, anong klaseng hayop to? Na matatagpuan sa dagat eh. Puro si kasi to eh. Ang kung saan tatay ang nanganganak. Ang hirap naman maging ganitong hayop, Papa Mark. Hindi mo, ikaw nang nag-ano? Ikaw pa yung mag-ano? Oo nga. Tapos siyam na buwan pa yung pag-ano na yan. O, eh, siyempre, si Orsen, eh, ilang buwan yan? Gano'ng katagal din yan? Eh, yung sila yun, ilan? Gano'ng katagal? Eh, yung si Urchin. Diba? Ngayon, wala rin tayo mga... tayo, no? Kung sino yung lalaki siya, mga anak. Parang hirap yun, pre. Tara, pre! Ride tayo, pre! Hindi, pre. Hindi ako pwede. Kabuhanan ko. Tapos parang ayaw mo naman ligaw, no? Ay, hirap na. Ayoko, mag-goodness pa ako dyan. Tara, shot tayo. Ayoko. Ayoko. Kamalasing ako pa. Mag-goodness. Ang mahirap, yun. Pag kami na mga kalantang yun, ikaw mismo magpipigil sa sarili sa sarili. Ayoko, ayoko. Baka ako. Okay, ang pulso ng ating taong bayan. Ang pulso natin ang bayan sa tanong na anong hayop ang kung saan tatay ang nanganganak. 14% ang sumagot sa sea lion. 86% ang sumagot sa sea horse. Walang sumagot sa sea urchin. Walang sumagot sa sea cucumber. At walang sumagot sa sea bra. Na, paano pala pinapanganak yan? Ayan. Problema na yun. Huwag na natin problema. Sinabi ng teacher yan. Bakit kasi lumabas na basigas? Tinuro ng teacher yan. Ngayon kami ang tatanungin. Merong bra sa dagat, sabi ni Pili. Marami. Lulutang-lutang. Hippocampus. Comes from the ancient Greek hippocampus itself, from hippos meaning horse and campus meaning sea monster. Why? Oh, yung pala yun. Galing, galing, galing. Iba talaga pagkaroon yan ng ating trivia king, Angus Roman. Ayan. Kaya pala maraming teacher sa campus. Mga terror teacher. Hippos mean horse. Bakit hindi naging kabayo yung ano, mga hippo, no? Yung hippopotamus. Dapat uri ng kabayo yun, eh, no? Ang hirap, no? Pag naging uri ng kabayo. Ang laki ng ulo. Ang hirap yung balay yung bra, no? Okay, tignan natin ang tamang kasagutan. Ang tamang kasagutan sa ating katanungan ay letter B. Ayan. Tama ang ano, 86%. Yes. Tama, 86%. In the underwater world of the seahorse, it's the male that gets to carry the eggs and birth the babies. Ayun. So, inaano nila yun, dinadala nila yun, tapos bigla nilang... May napanood ako niyan, yung pagkani. Mga ganun, no? Parang... Makinig kaya, so true, ha? Parang nag-8-8 lang. Tapos lumalabas na yung mga... ano? Sa bibig? Hindi, dito para may ano sila eh. Para may packet sila dito. Sa chan banda. Sa tummy din lumalabas. Tapos sa libo-libo yung lumalabas na mga baby seahorse. Ayan. Tapos yung mga lumalabas, mga mapuputi, no? Puti-puti din. Ayan, may natutunan na naman tayo. Ayan, hippos, meaning nung silent or tahimik
sa salitang Ilonggo. Ah, ipon. Ilonggo. Ayan. Tama, kaya tawag sa strictest teacher, terror, o bangstress. Kaya nga. Man. Kasi Ips. Nasa campus. Okay, tingnan na natin kung sino itong mga 83% na to. Magbabago ba ang ating ranking? Alamin na natin ang ranking. Ayan. Number at one pa rin. Muna, si Borlogs may 184 points. Si siya lang talaga ay may 159 points. Si Geng ay may 144. Bumaba. Si MLS O'Girl ay may 142. Si Sumba Les ay may 118. Nabubulol pa. Si Bebe ay may 170 points. Si Yorbox 99. Si Cora 90. Si Mamaru 82. Si Lololo 77. Lololo. Matigas ang ulo 74. Si Love You 65. Si Happy Me 64. Si Won o 1 3 at si ABCDFG Cash Mbok. Zero pa. Okay, diretso tayo. Diretso tayo at marami pa tayo. Habol lang. Yung mga nasa mga po, huwag kayong magalala dahil meron pa kayong pag-asa na manalo. At syempre, kahit ano, no? Kahit pang 7 ka, may chance kang manalo pagka nag-agree si, ano, si sister. Eto na ang question number 4. Ayon nga sa mga tatay, ang mga babae daw ay parang adobo. Mm-hmm. Bakit kaya? Dahil nako. Parehas ang lasa? Dahil sa parehas masarap kainin? Apo? O dahil parehas ang sangkap? Mm-hmm. Dahil parehas na hindi magsasawa? Apo? Ay. Nako, bakit nga kaya napagkumpara ng mga tatay ang mga babae na para daw adobo? Nako, sumagot na lang po kayo ng tama at mabilis dahil meron na lang po kayong 20 seconds para makukuha ng mas mataas na points. Yes. And nako, malamang sa mga kalalakihan na nandyan, alam na alam to ang sagot dito sa tanong. At yung mga kababaihan naman, naka-job natin dyan, naku, malamang tataas ang kilay. Hmm? Ayan, natapos na ang time natin. Ayan. Eh, ikaw, sa tingin mo, ano kayang answer? Dahil parehas, masarap sa inyo. Talaga ba? Parang pigil na pigil yung sagot mo. Nanginginig ka pa. Hindi ka mo ma-agree, pre? Ayan, nandiyan na ating ano, Mimimi Pinay. Ayan na yun. Ayan. Yahoo, Mimimi Pinay. At nandiyan natin, siyempre, si Thunders TV Philippines. Tamsakdan, Papa Joey at Papa Mark. Ayan. At nako, sorry, boys. Hindi pa ako maka-renew. Wala pa ako sahod. Magpa-renew ako if nakasahod. Walang problema, Bien. Walang problema. Understood. Naku, sabi ni Colette Travel, may toyo. At ang sagot ni Angus Truman ay si dahil parehas ang sangkap. Napapatawa si Mrs. Volpari at mukhang nakaka-relate. Si parehas ang sangkap. Oo eh. Naku, ang hirap ng adobo, sabi ni Bien. Ito, may pang-adobo na tayo, Papa Mark. Ayan. Happy Father's Day sa last ng tatay. Nagpalipad si Mimi. At dahil dyan. Dahil dyan, para sa inyo lahat to. Dahil Father's Day ngayon, ito ang pabati ni Mimi Wipinay para sa mga. Thank you.
Ayan, thank you, Mimi Wipinay. Thank you, at ingat, ingat, stay safe and happy Father's Day din kay Dudong. Yes. Nakaha, ang hirap daw ng adobo. Bakit kaya? Ang hirap, diba? Bakit kaya? Ang lahat nakakaalam kung ano ang pagkakaparehas ng babae sa adobo. Alamin na natin ang pulso ng masa. Ayan, BG na here, alis kami. Ay, thank you, ano, Mimi Wipinay. Ayan mo kami, ano sila, ano? Meron silang pupuntahan na dahil Father's Day celebration. At si... Ayan. Papasyal sila ni Dudong at si Ate Kay. Ingat-ingat kayo dyan, Mimi, ha? And see you sa iyong next LS. May toyo at sapak. Kaya natatawa yan eh. Parang na nakaka-ready eh. At syempre, si Tyler Stevie ay dumaan at takok na antok na. Tulog na. Maaga pero, pa bago pa matulog ay nang-asar pa siya. Parang unano lang. Kasi oh, malaki yung ulo. Malaki ulo eh. Yeah, minsan kasi, sabi ni Yasu True, minsan kasi sobra sa toyo, kulang sa suka. Mahirap naman pag sobra sa suka ang asim. Asim nun. Asim. Ang gusto mong romansa yun, tapos, asim. Mas gusto ko na yung adobo kasi paksiw. Diba? Hirap yung may paksiw. Ayan, sige, tignan natin. Good night, Father's TV Philippines. Good night. Good night. Tignan natin ano ang pulso ng ating taong bayan. Ayan natin. Ayon daw to ha, sa mga tatay. Ayan na, hati ang ating mga kadyan, pare. Walang sumagot sa letter A na dahil parehas ang lasa. At 15% naman ang sumagot na dahil sa parehas masarap. Masarap. Wow! Aba, mag-aalas 11 na, canton time na. Turog na yung mga bata. Canton time. Canton time. At 46% naman ang sumagot na dahil parehas ang sangkap. Ayan. At 38% naman ang sumagot na dahil parehas hindi pinagsasawa. Ayan. O pagsasawa. Galing! Galing, galing, galing. Tama kaya ang 46% na pulso ng ating taong bayan na parehas daw ng sangkap ang adobo at ang mga babae ayon sa mga tatay. Naku, naku. Tama na sila. Tama sila. Tama. Si Colette Travel sinabi may toyo. Si Vigis Vince Volpane may toyo. May toyo at sapak pa. Si Mrs. Volpane. Yun ang sabi. Hindi ko sinasabi siya may toyo at sapak. Pero, nagpresinta na siya. Si Angus Roman, yun din ang sagot. At inamin niya na. Inamin niya na. Yari. Ayan, tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan. At alamin na namin kung gumanaw ba ang rankings ng ating jump video. Eto na ang ating rankings. Uy! Naku! Zumbales! Umakyat si Zumbales. Nasa 195 points. Mm-hmm. Si Bebe ay 184. Uy, Bebe, umakyat. Si Borlogs ay 184. Umakyat din. Si Yorbox, napaakyat din. 165. Mm-hmm. Yung mga umakyat, mukhang talagang mga nakaranas ng toyo to eh. Yan. Yeah. Tsaka si Lalala. 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 160. At si siya lang talaga, 159. Si Matigas ang Ulo, 148. Naku, si Ate Ging. Kanina nice. Nasa taas, bumaba. Mm-hmm. 144 points. At si MLSO Girl, 142. Si Happy Me, 124. Si Cora, 90. Ah, may Cora pala. Bago, ha? Si Mama Ru, 82.
si Love You 65, si Won, Free, at si ABCD Gcash, zero. Ayan, at sabi ni Kulit Travel, malapit mo na matikman ang adobo. Hindi pa ba? Hindi mo ba natitikman? Hindi pa yung buong sangkap ang natitikman ko. Hindi pa, wala pang manok. Wala pang manok. Wala pang drumstick. Wala pang breast ng manok. Breast. Wala pang wings ng ay, yung manok. Yung thai. Wala pang thai. Paborito mo yun. Thai. Thai pad. Ito yung wet ng manok. Wala pa. Uy. Wet ng manok. Ang natitikman ko palang, toyo. Nauna yung toyo. Ayan, sabi ni Ate Ging, wala ako kasing toyo. Kaya, bumaba. Naniniwala naman tayo dyan. Kilala natin si Ate Ging. Wala din akong suka. Naniniwala din ako. Ayan, naniniwala kami. Oh. Mapagalita kami ni Chairwoman. Ang laki ng asawa niya, pre. Ang laki ng katawan ng asawa niya. Hindi totoo yan, Ate Ging. Paala ka to. Ayun, paala mag-usap niya. Patumba mo na yan, Ate Ging. Monthly lang naman. Ang sapak. May schedule pala yun. Pare, bukod sa toyo. Huwag ka na magsalita. Papa mo. Umamin na nga. Umamin na nga na may toyo at sapak. Okay, pwede pang humabol, ha? Ito, for question number 5. Question number 5. Anong araw unang pinagdiriwang o unang pinagdiriwang ang Father's Day? Ayan. Ito ba ay Monday? Ito ba ay Wednesday? Ito ba ay Friday? Ito ba ay Saturday? O ito ba ay Sunday? Nako! Ayan, sige. Sumagot po kayo ng tama anong at mabilis. Unang pinagdiriwang ang Father's Day? Madali lang ma-search kung anong araw eh, kung anong date eh. Pero kung anong araw mismo. Aghahanap pa kayo ng lumang kalendaryo dyan. Ayan ba, Lunes ba? Wednesday, Friday, Saturday, Sunday? Una ha? Unang Father's Day. Hindi mo makinupleto, hindi mo pa din ako yung Tuesday. Dadami na eh. Hindi, 5 days lang yun eh. Ang wala dyan, Tuesday tsaka Thursday. Tsaka ano yan? Computer generated dyan. Sila na mamili ng mga options dyan. Wala tayong kinalaman. Yari ka, hoy, Nits. Nakayasama-sama dyan. Ayan, nakaprint na ang iyong mga mukha sa bawat istasyon ng barangay. Okay, ayan, sige, tignan natin ang pulso ng ating taong bayan. Ang pulso ng ating taong bayan. Kung anong araw unang pinagdiriwang ang Father's Day. Yan. 8% ang sumagot. Monday. Ayan. Walang sumagot sa Wednesday, walang sumagot sa Friday. At wala rin, 8% ang sumagot Saturday. Pero ito pare, majority, 85% sumagot sa Sunday. May gumamit ang logika. Ito. Dinuguan niya tayang every month. Yan nga gusto ko sabihin. Hindi toyo monthly. Pinuguan. Sabay. Tinigilan lang ko ni paring Joey. Pero sinabi mo na rin, nagpa-plus na rin. Wala daw sa pagpipilian kasi gabi. Gabi. Father's Day, gabi? Gabi dapat. Gabi? Hindi kasi tanong natin anong araw eh.
Kasi inuman daw kaya gabi. Pwede mo pinuman. Sa bagay kasi kadalasan ng mga kadalasan ng tatay ay nasa inuman. May point din si Yasuo. Nagdidiwang, no? Nagdidiwang ng gabi sa inuman. Okay. Ang hirap naman uminom ng kumato. Mahirap, maano? Masishare mo ng ka. Bote agad yung harap mo. Ganun. Yan ba, ipapakita mo sa iyong mga anak? Diba? Yan ba, ipapakita mo sa iyong mga anak? Ituturo mo? Mother's Day ngayon, bote ang kaharap mo. Okay? Dapat gabi ka mag-celebrate. Ayan, imbis na ako himasin mo, bote inihimas mo. Okay, tignan natin. Ano nga ba ang tamang kasagutan? Anong araw unang pinagdiriwang ang Father's Day? Naku, kailan kaya yan? The correct answer is Sunday. So, ibig sabihin dati pa lang, no? Dati pa lang Sunday na pinagdiriwang. Hindi kasi, ang Sunday kasi is family day. Siyempre, member ng pamilya, obviously. Sunday ginanap. Pero Father's Day was invented by American Mrs. Sonora Smart Dodd, who wanted to honor her father, a veteran who had, as a single parent, raised his 6 children. The first Father's Day was celebrated on June 19, 1910. Ayan. Asan si Beirut Love niya? Ayun. Eh, malamang si Beirut Love, eh, mayroong pocket calendar pa ng 1910. At kung titignan niyo po ang inyong mga kalendaryo ng 1910, ay yan po ay tumapat na. May kalendaryo ka dyan ng 1910. Baka si malamang, Beirut Love, eh, kaso tulog na si Beirut Love. Hindi kasi yung kabila nun, di ba may mga babaeng sexy na ano, si Beirut Love yung nilagay po. Calendar girl yan ng 1910. Wala. Diba? Wala akong ganun. Yung po, yung Sunday po, yung, tumapat. Yung mga ganun kong may babae sa likod, yung sinusunog. Yung naka-bikini, susunogin mo yung bikini. Ano mangyayari pag sinunog yung bikini? Aba, makikita mo ang langit at lupa. May lupa? Oo, oh, at dahil doon, may minus points ka sa langit, at baka mapunta ka sa baba. May lupa! Bundok at kuweba. Dahil po ang Sunday may misa. Si Father po ang nagmimisa. Oh my gosh. Kaya pala. Ang Father's Day, 'di ba? Simba 'yun. Father's Day ang punta kay Father. Yeah. Simba. Katoliko yan, di ba? Kaya father. Kung sabadista, hindi naman father ang tawag nila doon sa... Ano tawag? Pastor. Ako, pastor din ata. Kaya yung pag sinayang father, alam mo agad, katoliko, Sunday ang simba niyan. Kaya, Sunday ang araw ng Father's Day. Ang galing naman! Kulit ka na rin. At parehas kami ng nabasang libro ni Angus. Wow. Eh, pa siyempre, alam mo naman tayo, Hall of Famer tayo sa BAM Chatter. Ayan. Kaya kailangan eh, nagbabasa-basa. Parehas tayong Hall of Famer. Ayan natin, gumalaw ba ang ating rankings? Sino kaya itong mga Katoliko na to na alam na Linggo ang Father's Day dahil ayon nga kay Kulit Travel, doon ang miur araw na misa ni Father. Ayan. At ang ating ranking ngayon ay siyempre nangunguna pa rin si Borlogs na may 273 points at sinundan niya ni Zumbales na mayroon siyang 244. Si Shalang talaga 238. Si MLSO Girl 231. Ba, si Ate Gang umaangat ha, 229. Si Orbox bumaba, naging 226. Si Bebe 224. Si Lo 207.
Si Matigas ang Ulo, 193. Si Happy Me, 191. Si Mama Ru, 172. Si Cora, 90. Si Love You, 65. Mutik nang makalagpas si Won sa pang number 40 dahil number 3 points na siya. At consistent si ABCDEFG Cash. Ayan, Monday po ginagawa ang Miss Until the Modern Gregorian ka. Gregorian ba yan? Calendar is May. Mm-hmm. At naging Sunday. Monday pala ta. Dati. Ibig sabihin, walang pasok dati ng Monday. Galing naman talaga ni TK. Angus Room. O yan, nasa kalahati pa lang po tayo, ha? Kayang-kaya pang habulin niyan si Borlogs. 273 points pa lang yan. At Sunday po kasi amang araw, sabi ni Ate Ka. Okay, next question tayo, Papa Mo. Next question tayo. Question number 6. Noong naliligaw pa lang si tatay, saang parte ng sinehan sila? Umuupo. Ito ba ay sa harap para HD talaga? Ito ba ay sa gilisa para eye level? O ito ba ay sa letter C, doon sa malapit sa siyang? O letter D, sa dulong sulok sa itaas? Nako, kanino kaya ang mga gawain to? Mga nanonood ng sine. Ayan. Alam mo, siyempre, may mga nanonood ng tapos nanonood ng sine. Nanliligaw pa lang yan. Hmm? Kanya-kanyang diskarte yan. Yes. Nako, KKK yan. Sabi ni alam. KKK. Alam na ating TK. TK. Umabot dito yon. Ganon talaga. Sa amin galing eh. Kami din namin. Mukhang ano. Siyempre, may mga nanliligaw pa. Eh naman, dyan pa lang sa panonood ng sine, may discard na. Mukhang series, alam niya yung ano nila. Regular post nila. Natatawa. Saan kaya lagi ang ano nito? Ang pwesto ni Rich Oliverio. Nako, may isa dyan na experience ni Rich. FL ko. Yung unang nanligaw. FL? Ano yan? Ano? Ano yan? Floor leader? Okay, yung L. At L ba yun? Floor eh. Floor love. Ano ba yung iba? Fail love? Fail love? Tama ba? Hindi, first love. Yung pala first yun. Love. Slow ko na. Slow na. Yung pala yung FL. Ano ka ba kasi? Ano yan? Yung millennial term siya. Millennials kasi tayo. Kaya FL, di ba? Ang FL, imomol-momol mo. Alam mo, wala kaming alam dyan sa mga... Siyempre, kapag FL mo, KFC lang muna. KFC lang. KFC lang. Hindi ba pwedeng magana yun eh. Pero parang ko yung maliligaw. Saan mo dadalhin yung nililigaw mo sa sinehan? Ano? Ako sa gitna ako. Yun lagi kong inaano, eye level. Kumagay, nung pag nakakatanggap tayo ng ticket, no? Oo. Na pag manonood tayo ng premiere ng isang sine. Lagi pong sa eye level yung kinukuha ni Pari Jody. Pero alam mo, pare, dapat susunod. Doon ka lang pumesto sa malapit sa siyat. Ako nahihirapan sa'yo eh. Meron nyo kami po ni Pari Joy pag nanonood kami ng sine. Ako, pag umupo na ako doon, nakompleto na talaga. Nakapagbawas na ako. Uupo na lang ako. Kakain na lang ako popcorn. Iinom na lang ako ng soft drinks. Pari Joy, maya-maya. Dali lang. Iyako. Kumakain lang. Tatlong beses, di ba? May dalawa, may tatlo. Eh,
kasi naman, ang laki ng ano natin eh, ng soft drinks na kinukuha natin. Ang lamig kasi. Ayaw talaga. Paglabas na, ayaw umamiss eh. May one time pa, di ba, sa Resorts World. Di ba, bumili tayo ng pagkain tsaka soft drinks na malaki. Ang pasok natin, meron palang libreng popcorn tsaka soft drinks din na malaki. Sino bang hindi maiihinon eh? Ang dami nating ininom. Yung libre pong yung libreng soft drinks na malaki saka popcorn, bawat upuan nyo nakalagay na. Meron. Eh, syempre, dahil madiskarte sa buhay ang inyong lingkod. Ang dami namin popcorn na inuwi pampulutan. At madami din kami inuwi na soft drinks. Ang pinapanood namin doon, Lion King. Lion King ba yung pinanood? Oo, Lion King. Ngayon, ang ginawa namin, kapag maniwalag yung eksena, syempre, kita mo lahat, patingatawin mo. Nakatahimik kaming ganyan. Pag dumilim na, lumilipat na, magugulat na lang sila, nasa ibang silyas na kami. Para kami makuha yung popcorn. Kami nag-blackout ng ganyan. Pag gumanon, nandun na kami sa kabila. Dala-dala na kami yung popcorn na libre. Ganun ang discard. Kaya, kailan ba na uso ang panliligaw? O paano natuklasan ang panliligaw na ginagawa? Ayan, nauso yung panliligaw nung wala ka pa sa mundo. Nung dumating ka na, wala na. Nauso na yung gahasa. Palibasa kasi ito, hindi na nanliligaw. Hindi na nanliligaw ito eh. Dinudukot na lambing. Ayan na. Nawala yung antok niya kasi naalala ni Riz Oliver yung FL na. Naku, FL, uyab-uyab. Ito, tanong lang to, Riz. Yes or no lang. Yan bang FL mo eh, yan din yung FK mo? Yun. Yan ba yung unang FK? FK. Oh, ito, pinahirapan ako sa FL, pare. FL eh, oh. Oo, di tanongin natin, ito ba yung unang FL, FK? Nag-register lang sa akin, yung sinabi mong fail love eh. Doon ko na, ay. So, yung FK mo, yan ba? Siya ba? Yung at FL mo, ang una mo bang FK? At yung FK ba yan eh, nangyari sa loob ng sinehan? Doon ba nangyari yan sa isa sa mga pwesto dyan? Di ba? Ah, dudugo utak ko. May tanong sa Chris Rabin. Bakit pag nanonood ng sine, nakapalda ang babae? Para po doon sa mga matatapon na popcorn, eh hindi po didiretso sa sahig. Masasalot sa napalda. Yan, tama. Ayun po yun. Pero, ano din yan? Easy access din. Ang easy access. Para pag natapon ang popcorn. Ang popcorn. Siyempre, nakafocus yung babae sa panonood. Yung kadate niya, yun ang kukuha ng popcorn doon sa palda. Yan. Yan. Naikwento lang sa akin yan. Naikwento lang? May nagtatanong eh. Kinagtatanong kung ganun ba yun? Sa popcorn ba yun? Sa popcorn po yun. Yeah. Kasi syempre, alam mo, pag bumibili tayo ng popcorn, ano? Eh, apaw na apaw yan. At ito lang, tip lang po, no? Pagka pinayagan na uli manood ng sine, kung bibili po kayo ng popcorn, huwag po yung cheese ang bilin nyo. Ipapamark nyo yung mga ano eh. Yung cheese, yung maraming flavor. Tatanong niya ako, bakit ikaw ano lang, plain lang, ano lang, asin lang, di ba? Sabi ko, ang dumi-dumi niyang pagkinasatsin niya. Takon-takon dito. Kaya pala, no, nagre-reklamo yung kadate ko. Kailan na ako. Puti to yung palda niya. Laging orange to yung panty niya. Ay, yung palda niya. Orange. Ay! Ibang dukot yun ah. Iba yung nadukot mo.
Ayan. Bakit kailangan madilim sa sine? Yan, para magawa ang mga kababalaghan. Kakapit ang cheese sa daliri. Yes. Langiya ka, naging ano? Naging orange? Noong nalilin... Okay. Tuloy-tuloy po tayo. One thing for sure, siya din ang FK ko. Doon. Siya din daw yung FK niya. Doon. Saan ba? Saan ba yung doon? Doon ba sa letter D? Ha? Ano? Oh my gosh! Pero bago yan, pare. Yes, nakita ko rin. Siyempre. Ayan ang ating kajam na si Lynn Lapid Mendoza. Ayan. Kanina pa may BG mga kajam, pero need ko na off phone ko. Akit na ako sa floor to work. Ay nga, thank you sa iyong ano, pag-BG kanina. At ingat sa iyong work. And have a blessed Sunday din too. And happy Father's Day din sa iyong, sa iyong mister. Thank you so much, Lynn Lapid Mendoza. At dahil dyan, pare, malaki-laki yan. Ito, ang para sa iyo. Dahil malaki yan, kailangan malaki din ang ating iflex. Yan, malaki din. Toriko ni natte shimae ba kitto kono natsu wa jujitsu suru no moto momo toranaku tatte usurenai de. Malaki kasi ano yun, wide, di ba? Kasi wide. Pagka ito, maliit. Long yun, pre. Long ba yun? Long and thick. Ayun o, nag-send na rin si Mimi Wipinay ng kanyang ng picture na kanilang pagbabakasyon. Ay. Ingat-ingat, Lynn Lapid, and ingat, Mimi Wipinay. Ayun yung mga kaibigan natin, no? Na kahit meron silang kanya-kanyang gagawin ngayong Father's Day. Yung isa ay may biyahe, yung isa ay mag-work, di ba? Eh, nandito pa rin at nagpapakita ng pagmamahal sa atin. Ayan. Ayan. Si Papa Mike daw yung 0.99 cents. No, joke na. O, basta ikaw, walang problema. 99 cents. Grabe sila. Sabi ko lang, malaki yung frame kasi yun yung ano. Yung white, yun yung white. 1080p yun eh. Tsaka landscape, white. Ito kasi yung pa-flex kay Papa Mark, naka-vertical, kaya hindi siya malaki. Ayan, sabi ni Mrs. Bolpani, buti na lang hindi ko naranasan mag-sine na may kasama, kundi yung mga pinsang ko lang kasama ko. Madami palang kakaibang nangyayari. Nakaw, you miss half of your life? Huwag ka mag-alala. Manonood tayo ng sine. Ayan. Ayan, magsisini na sila. Kasi yung mga usapay, Netflix pala. And Chile. Oo. Oh. Pero, gusto kong malaman yung ka-FK ni ano. Oo. Oh. Ano yung sinasabi niyang sadi? Sa doon. Doon, sabi niya. Anong sadi? Yan. Oh. Tingnan muna natin ang pulso ng ating taong bayan. Ayan na, ang puso ng taong bayan. Sa katanungang noong naliligo pa lang si tatay, sa ang parte na sila umuupo. Ayan, merong isang nagseryoso na sumagot sa letter B sa gitna para eye level. Eye level? Walang sumagot sa HD at wala rin sumagot sa malapit sa siya. Mabait to. Baka si ano yan, si Sister Rocky. Yan ko sa kapit. Kaya eye level lang siya. Ayan. At 92% naman ang sumagot sa dulong sulok sa itaas. Or
Ayan, 92% ang ginagawa yan, doon sila yan, nakapwesto. K. Ayan. Si ano to? Si yung 1% na yan, si ano yan? Si Mrs. Bolpane. Kasi nga, di ba, hindi siya mahilig manood ng City. At manonood kasama mga pinsan. Kaya, doon sila, syempre, sa eye level. The rest, lahat na nandito, 90%. Ayan, yan ang gawain. Kayo, ha? Anong tawag dyan? KKK. Anong KKK? May tawag pala dyan sa pwesto na yan. Alam ko lang, KKK. Balcony, tsaka, di ba, yung regular, deluxe. Yan yung wala akong nakikitang KKK. Ba't KKK ang tawag dyan? Code yan eh, KKK. Yan ay kataas-taasan, kasulok-sulukan, kadilim-diliman. Yan yung nangyayari yung kababalagan. At saka sa area na yan, pare, malinis yan. Malinis? Oy, sobrang linis yan. Amoy kloro. Wow. Laging ano, laging disinfect. Laging disinfect. Oh, amoy clorox yan. Kaya pala, nakakapagtaka, no? Hindi naman magandang manood sa KKK na yan, pero laging puno doon. Siyempre. Yung kabilaan na yan. Malamig kasi yung buga ng aircon doon. Tapos, malamang, kapag yung mga ganyang paliligaw, tapos gusto mo doon sa KKK, ang pipiliin mong movie yung ano, yung hindi pinapanood. Ayan na yung sagot sa katanungan. Ni Colette Travel. Ano malimit palabas pag nanonood ng City? Ayan. Yung mga hindi pinapanood. Yung mga mahina sa takilya. Oo. Parang maluwag. O kunwari, ano? O kunwari ang palabas, Avengers. Yan. Hindi ka pwede. Tapos, tapos itong, ano, love story o kaya, ano, buhay ng true to life story ng Minarder. True to life story ng Minarder. Tapos yung sa kabilang sinehan, Avengers. Avengers, siyempre. Oh. Lahat ng tao, yung Avengers. Eh. Siyempre, ang pipiliin ng KKK parokyano, yun doon sa hindi ganong parte na. Yung kukunti lang yung papasok. Konti ng papasok. Tsaka medyo horror. Kasi? Para lagi madilim ang eksena. Yeah. Walang eksena. Kukunti lang yung eksena ng may araw. Laging nasa haunted house. Yeah. Yeah. Naku, expert sa mga ganyang galawan si Papa Mike. Hindi, naikukwento lang sa akin. Nagkulay ano nga eh. Nagkulay cheese nga eh. At yun na pala pinakapangit. Yan. Oo, yung pinakapangit na pelikula. Alam na. Alam na alam ni Ate Ru. Ate Ru. Kahit ano, basta kasama lang yung someone you love. Kahit di maganda ang movie, masaya pa din. Oo, mas masaya nga pagka hindi maganda yung movie. Kasi walang ganong tao. Doon ka, pagka kanwari, kasama mo yung mahal mo, manonood kayo ng hindi masayang movie. Oo. Hindi kayo masaya. Kayo masaya. Doon ka makakaranas na kumakain ka ng popcorn, pero banana pala yung nabubunot mo. Hindi na pala popcorn. Saging na pala. Paglabas nung ano eh, no, yung paldang puti, may mga bakat ng kamay. Tsaka yung blouse, may mga bakat sa dibdib. Okay, sige, tingnan natin ano na nangyari. Tingnan natin ano ang tamang sagot. Tama ba ang 92% na base sa kanilang experience ay ang pwestuhan daw talaga ay sa dulong sulok. Ay. As. Ayan na nga. Let it be. Tama.
umuupo ang mga tatay natin noon pag kami nililigawan sila. Sa dulong sulok sa itaas o mas kilala sa code na KKK. Kaya. May marinig kang pusa sa Lo, iba na yan. Lo, iba na yan. Sabi ni Rich. Pero may haha sa dulo. Yung pusa. Ako, sigurado. Sigurado mag-iiba ang ating rankings dahil halos ay, lahat oh. Nakasagot. Nako. Oh, depende ah. Sino-sino kaya ang mag-uungusan? At tatanungin natin si KBB kung talagang hindi alam niya ang mga ganyan. Nako, ninja moves nyo. Nakubo ko. Ito na ang rankings. Keyboard looks. Keyboard looks. Alpi Tiribor looks. 359 points. Si Zumba less 330. At si Siya lang talaga, 325. Si MLSO Girl, 319. Si Yorbox, 314. Si Genga, 311. Si Bebe, 302. Si Lo, 294. Si Mata, Matigas ang Uno, 275. Si Happy Bean, 260. Si Mamaru, 240. Si Cora, 174. Si Love You, 65. Si 1-3. At si ABCD, EFG Cash. Ayan. Bokya. Bokya. Si EFG Cash. So, sino naglang? Ako o si Josie? Baka ikaw. Medyo kumukurap na kanina yan, Umi. Yung camera mo. Parang nag-gigree. No, wala. Sa connection ba yan? Yun o. Connection. Clinker. Muna na malakas dito. Oh. Okay. Ako, baka mag-brown out pa. Tara na. At sagutin na natin ang question number 7. Oh. Pero sa YC, hindi naman. Ano ang pinakamadalas gawing regalo tuwing Father's Day? Ito ba ay anak? Ito ba ay tools? Ito ba ay... ano ba yan? Kurbata? O ito ba ay jeeper? Ay. Grabe. Ano kaya talagang nire-regalo ng mga anak at mga misis siguro, no? Doing Father's Day. Naku, ilan lang yan? Pwedeng alak. Ilan lang ang nagre-regalo ngayon din. Yung iba, pwedeng tinabati na lang sa FB. Oo. Oh. Tinatag na lang. Tinatag na lang. Si Kurbata o di Liber? Nare-regalo pala yun. Liber? Bakit liver? sa akin, wala pa naman nagregalo ng liver. Wala pa ba? At ano bang liver? Baka liver spread yan. Masyado lang tayong judgmental. Baka ano bang liver? Wala sa choices. Ayaw, sabi niya. Ano ba ang choice, guys? Ano ba yung nire-rega? Naku, mukhang alam ko na. Alam blusa. Mo na. Blusa. Blusa. Anong kulay kaya ngayon? No, yung blusa ang nire-regalo. Yung nakaraan, navy blue, di ba? Ah, yun pala hinipan ko, royal blue. Eh. Ano kaya ang naregalo ni Ate King? No, para makarelate po kayo. Yan po yung kinuwento ko dati na nanaginip po ako at nagkaroon ako ng propesya.
Pasensya na po sa ating mga, sa aming mga kaibigan. Naikwento na po namin ang inyong mga buhay. Yung iba po ay kilala na po kayo katulad ni Yasotro. So, basta ako, naikwento ko na. Hindi ko naikukwento ko na yung buha pa. Napanaginibang ko at nagkaroon ako ng propesiya. Na sila ay nakakaroon ng supling. Abay, akalain mo nakaroon. At naka-blue siya na blusa. Ayun, blues. Ayun, hindi ko na ikukwento ko na yung pinapaligid. Dahil tamang-tama. Mag-alas 12 na. Baka masundan pa. Mukhang susundan niya eh. Kita mo. Pwede, pwede sundan. Big Father's Day ngayon. Oo, siyempre. Malay mo. Dating. Jams. Baka ipagkalat ni Nits. Ay, wala ka lang. Asa ka si Chairman nanonood. Si Chairwoman. Si Chairwoman. Ayan, at alamin na natin ang puso ng ating masa sa question number 7. Ano ang pinakamadalas gawing regalo during Father's Day? Ito ba ay A, alam? Ito ba ay B, tools? Or ito ba ay letter C, corbata? Or letter D, liver? Gusto ko ipagkakabanggit ko. Corbata? Kurbana. So, 31% ang sumagot sa alak, 8% ang sumagot sa tools, 62% ang sumagot sa kurbata, at walang sumagot sa liver. Walang nagliligaro ng liver? Injured daw? Naku, sayang ang blusa. Kahit injured? Dapat mong ano masahihin niya pagka ilutin niya. Masamasahe lang. Ilot. Naalala ko pa ang malaking kasalanan mo. Pinakawalan mo ang bangka at inahanap ng bangkero nung umaga. Naku, si Ate Ging ba yan? Yun yun sa aning. Alin? Yun yun sa anawangin. Pinakawalan yung bangka. Tinanggal sa pagkatao. Ako ba yun? Baka ikaw yun, uy. Ay, ayun na, si meron Joe tayong bagong sexy pasok. Mama. Uy! Uy! Si Joe Sexy Mama. Mega love shout out to you. Thank you sa iyong pagpasok. May jacket ba yan? May jacket ba? Ako na. Ikaw na may jacket. Bigyan natin ng jacket si Joe Sexy Mama. Ayan. Si Asutro pala walang jacket. Ah, hindi na ginajakitan niyan kasi nga hindi naman ginawin niyan. Wala. Baka mamaya kung ano-ano pang link ibaba niyan. Ayan, thank you sa pagbate. Diyos sexy mama. Diyos sexy. Tagatawa lang daw siya. Okay, tingnan natin. Ano nga ba ang tamang kasagutan sa nareregalo tuwing Father? Ayun, kurba! At liver! 62% ang nakatama, no? Kurbata. Kurbata. And ito, liver. Liver. Kasi yung alak, yung iba kasi, maano pa eh. Sermon ng pang alak ang liver. Yung tools may mga nagregalo pero kasi syempre mga usually mga nanay yung ano diyan. Wala silang gaano alam sa tools kaya hindi gaano ano nireregalo 'yan. Pero ang survey talaga at sa nakikita doon sa mga binibili ng mga nanay para sa kanilang mga husband lalo na pag Father's Day ay kurbata. Oh, yeah. Siyempre, tama din yung liver. Korbata ang nilinig. Yes. Tama din yung liver. Kasi dahil korbata ang number one na nireregalo, it's a tie. Kaya liver. It's a tie. Regalo a tie. Naku, pwede sumagot daw po. Naku, sayang. Kasi ano tayo eh, 20 players lang tayo, no? Na pwede maglaro sa crowd.live. Yes. Pero sa ano po, sa next Jam Millionaire po,
Basta lagi lang po kayong updated dito sa aming channel. Next, naku po, ay maganda po ang next episode namin dahil season ender na ng Who Wants to be a Jam Millionaire. At pwede po kayong sumali doon. Mas malaking pa-premyo po. Yes, mas malaking pa-premyo po. Next week o next LS, next Jam Millionaire. Kung ngayon po ay 300 ang jackpot natin, next Jam Millionaire po, mga 320. Yeah. Wow, laki! Yeah. 320 po. Ayun ha, tawa lang ako doon. Wala po akong ibaba po. Ay, hindi po kayo yun yung sinasabi ko. Yung si Yasuo True, kaya hindi namin nilagyan ang jacket. Pero kayo po, Joe, sexy mama ay meron na. Ayan, sub na po dati. Kaya nanotip po. Mukhang matagal ka nagpahinga. Josie Chimama. Ayan, necktie anyway, is like a flowers as a gift to Mother's Day. Yan ang patrivia ni Kuis Angus. Alam mo, hindi pa pwede si Bangjo dyan. Saan? Sa necktie. Sa necktie. Wala ka kasi... nang iig yun eh. Bagay. Wala pagkakabitan. Saan niya itatali yun? Oh. Shoulder na agad yun. Meron ba shoulder tie? Kahit kay Thunders TV, di mo pwede nito. Kala ko regalong pang keme lang. Ano kayo regalong pang keme? Pang kama yan. Kineme niya. Ang blues. Kaya pala liver, sabi niya, no? Yes, kasi... It's a tie. Ayan. Ako na lang, si Yazo True na lang daw magkatanong. Kanina ayun, no? Tanong ng tanong. Paano pag di sa office nag-work? Eh di, liber ang bigay mo. Ayan na nga yung suggestion na nga yan, Ate King. Kung hindi kurbata, liber. Adi, ano na? Question number 8 na tayo. Necktie para pwede pang sakal-sakal. Violente ka din eh. Malaki-laki ng asawa mo eh. Oh, ito yung regalo ni Richelle. Bata! Ano ka na? Cool, bata! Itatakas na kita sa... Kung saan ka man ang doon. Okay, sige, tignan natin kung sino tong 62% na to na tumama dahil alam nila kung ano ang ireregalo o madalas nireregalo tuwing Father's Day. Ayan, ha? Si Borlogs, nangunguna pa rin 447. Galing ni Borlogs. Kilala ko na ito si Borlogs. Kilala mo na. Yan yung tulog. Eh, si Thunderson. Hindi. Yan yung last time tulog daw. Oo, tulog pero nanalo. Pwede mo ba sumali yun? Kala ba, Hall of Famer na yan? Hindi mo malalaman kung siya yan eh. Kasi naka-nickname eh. Malalaman mo na lang panag-claim eh. Siya lang talaga 414. Si Zumba Les, 412. Ayan. At saka siyempre, si MLSO Girl, 412. Si Yorbax, 468. Si Lolo, 361. Simpatikas ang Ulo, 355. Si Happy Me, 351. Si Gang, 311. Si Bebe, 302. Si Mamaru, 240. Si Cora, 174. Si Love You, 65. Si Won, 3. At syempre, consistent. Walang ka-score-score. Si A, B, C, D, E, F, G, Cash. Ayan. Nag-i-edit daw. Wag magulo. Tawa-tawa lang siya. Pa-simple-simple. Samantalang nung ano pa, tinatanong, wala bang pa-Jam Millionaire, di ba nung LS niya? And,
Oy, pwedeng-pwede pang humabol ha. Si Ate Ging, pwedeng-pwede mo pang ungusan yung number one na yan dahil meron pa tayong 3 questions left. Ayan. Yeah. 300 points pa ang pwede nyong makuha. Ang gagawin nyo lang ay sumagot ng tama at mabilis. No? Para maungusan natin si Borlogs. Ayun ay kung hindi tatama si Borlogs. Mm-hmm. Eh kung tumama, wala, 1,000, ano yun, 4, 5, 6, 700. Okay, question number 8 tayo. Question number 8. Sino US President ang may tatay na naging US President din? Mm-hmm. Yan ba ay si John Quincy Adams? Ito ba ay si Gerald Ford? Ito ba ay si Franklin D. Roosevelt? O letter D, ito ba ay si Ulysses S. Grant? Nako, ilan lang naman yung presidente ng Pilipinas? Ay, Pilipinas ng US? Ilan lang talaga ang presidente ng Pilipinas? Oo, pero sa US, ilan lang din naman? Ilan lang yan? Ilan lang yan? Siyempre, ilan lang natin yung mga yan. Sino kaya yan yung mga tatay ay yung naging US president na ang tatay nila ay naging US president din? Miruin mo yung mag-ama naging US president. Parang si ano, no? Si Bush. Yes. At tulad ni George W. Bush. Oo. Na ang tatay niya ay dati rin presidente na si President George H.W. Bush. Kung hindi ako nag-a. Sa Pilipinas naman, yung nanay niya, yun ang presidente muna at tapos naging siya. Si Gloria Aquino. Si, hindi si Gloria. Si Noy Noy. Hindi, yung nanay niya, si Gloria Aquino. Hindi, si ano, Arroyo yun. Arroyo ba yan? Si Arroyo. Ano pa nga yung nanay ni Noy Noy? Noy Noy, si Cory. Cory Aquino. Ah, Cory Aquino. Hindi ba Cory makapagal Arroyo yun? Hindi, si Diosdado yun. Diyosdado makapaghal Aquino. Ay, papagalit. Papagalit na tayo ng mga teacher natin. Okay. Ayan na. At alamin natin ang puso ng masa sa ating question number 8. Sinong US President ang may tatay na naging presidente din? At ang puso ng masa, nako, ang dami, 42% ang sumagot sa letter A, si John Quincy Adams. Ate, walang sumagot kay Ford. At 58% naman ang sumagot kay Roosevelt. At walang sumagot naman kay Ulysses Grant. And ayon sa Google, yung A ang sagot. A ang sagot, sabi ni... Kalain mo na Google. Eh, nasa dulo yun eh. Nasa mga unang presidente yun. Si, ano, sila John Quincy Adams. Mga nasa parang top 10. Ano yan? Sige. Walang sumagot kay letter B at letter D. So, nahati, no? Kay Roosevelt ba? Kay President Roosevelt? Or kay President Adams? At ang tamang kasagutan. Letter A! Siyempre. Si John Quincy Adams. At lima ang nakakuha ng tamang gotsa. Sino ba ang lima na yan? Alamin na natin. Actually, dalawa lang, no? Yung magtatay na naging presidente. Yan nga ay sila President Adams, which is yung tatay niya ay naging presidente. And also, tama ka doon na si President Bush. Yung dalawang magtatay. And ang ranking natin, ayan. Nangunguna pa rin si Borlogs with 538 points. At pare, umungos si Yorbax, naging number 2. 463 points na siya. At si Zumbales ay bumaba ng konti. Naging 456 naman siya. Konti lang pagkita nila ni Yorbax. Ano? Mm-hmm. At si siya lang talaga, 414.
Si MLSO Girl, 412. Si La La La, 403. Si Matigas ang Ulo, 355. Si Happy Me, happy ka ba talaga? 351. Bebe, 339. Ako si Ate Gang, nasa gist na, nasa top 10. 311. Mama Ru naman, 240. Yan si Mama Ru at ang kanya apelido ay si Nong. Si Cora, 174. Si Love You, 65. Sorry. Si Juan ay 3. At si ABCD, Gcash, 0. Ayun, at may nagpadala nga ng picture na nagpapatunay na siya raw ay nag-e-edit. Pero makikita nyo guys, no? Mas maraming nasagot sila second and third. Pero mas nauuna pa rin top 1 natin si Borlogs dahil mas mabilis siyang sumagot. Nag-i-edit pero yung katabi ng tab, crowd for audience engagement. Malino pa mata namin. Ayun, sabi ni Angus Roman, 6th President of US and son of John Adams. Ang lakas ng ego. Tayo ba yung nag-i-echo? Oo. Kanina pa. Ah, may echo ba tayo? Oo. Pogi si Mars. Ayan. May nakabukas ka ba YouTube? Wala. Sa kabilang. Naka-stereo naman din. Ayan. Well, anyway. Kanina pa actually. Eh, tinatsika na lang natin. Si Brother Mark, lakas ng echo. Oh, bale, ano yun? Nag-feed kay parin Joey. Parang ano, no? Parang kakanta ka. Actually, nung last episode din, ganyan din. Konti lang. Oh, sa'yo yan, Papa Mark. Oh, yan, no? Ako pa, ano mo? Wala na ako ibang na, ayan. Wala na ako ibang nakabukas. Iwalay na yung ano ko eh. StreamYard lang nakabukas dito sa isa kong. Hindi nyo pinansin comment ni Team Pamilias. Eh. Ano yung comment niya? Ang dami na. Yung kaninang-kanina. Yung sabi mong ano, pa-jacket and also ano. Pinlex ko pa nga eh. Ayan, tsaka yung sinabi mo na bago pa lang yung bahay mo, parang ganun, palalabs, di ba? Sinabi naman namin. Oo. Oh. Naman. Okay. Okay, alamin na natin. Tsakain na natin ang ego. Ayaw na namin magkalikot pa. Mukhang may mag-Bohemian Rhapsody. Nako, comment ni Team Pamilias na kanina pa sinabi may Eko. Akala namin si Eko Rosales. Ayan, sige. Next question na tayo, no? Para makahabol pa yung iba. Okay, question number 9 tayo. Nako. Konti lang, oh. Difference yan, oh. 538. 463. At 400. Eto na. Ayan, anong nationality ng pinakamatandang tatay? Ito ba ay American? Ito ba ay Africa? Ito ba ay India? O ito ba ay Namibia? Nako, ayan na naman yung Namibian. Madalas na ano yan, nababanggit yan dito sa atin, ang country na yan. Ano ba? Ano ang nationality ng pinakamatandang tatay? Ayan, meron na lang po kayong 15 seconds para sagutin ng tama at mabilis.
Yes. Sino nga ba? Ay, pinakamatandang tanong. Ibig sabihin, grabe, no? Ibig sabihin, ganun na yung edad niya. Tapos nagkaroon pa siya na matindi ang ano nito. Ang lakas kumapit. Ito yung pinatawag na ano, no? Malabuko. Malauhog. Matindi ang ano. May kilala akong ganyan tao eh. Ano yung ano, mabilis makabuntis. Hindi kung kahit batuhin niya lang ng brief, nabubuntis na eh. Basta may kaibigan akong ganun. Parang, ang daming anak. Bilis makabuntis. Sabi nga eh. Oh. Wala eh. Talagang malauhog daw talaga eh. Ba't parang? Parang yung kaibigan mo, may lahing kulayo. Bakit palang Pilipin? Ang bilis na mamatay ng mga tao dito dahil sa pollution. Kaya, ano eh, yung pinakamatanda, taga-ibang lugar. Ayan, sabi ni Rocky H's Vlog, napasilip lang me para sabihin malakas echo ni brother Mark. Ayos na yun? Out na rin agad, biyahe pa kami. Ay, naku. Naku, nga pala, no. Sister Rocky, kasi nga, isang set lang po kami. So, yung sponsor mo ba na pang 7th place na pang set ko sana, ay okay lang na ibigay natin dito sa nag-iisang set na to. Kumbaga, may premyo ba yung pang 7? Kasi isang set lang po tayo ngayon eh. Mm-mm. Ayan, sana ay makasagot si Sister Rocky bago siya makapagbiyahe. Ayan, at tignan muna natin ang pulso ng ating taong bahay. Punta kami sa parents-in-law mag-celebrate ng Father's Day. Ay, happy Father's Day! Doon sa... Safe ano, trip! In-laws. Okay, tingnan natin. Pulso ng taong bayan. Ang pulso ng taong bayan, question number 9, anong nationality na pinakamatandang tatay? Try mo nga mag-mute. Tingnan natin kung may echo. 33%! Ayan, tingnan nyo, may echo, ha? 33% sa American, 8% ang sumagot sa African, 58% sa Indian, at wala namang sumagot sa Namibian. Ayan! Sino kaya? At ano kaya ang tamang kasagutan sa ating tanong na question number 9, anong nationality ang may pinakamatandang. At sabi ni Rocky H's Vlog, of course, pwede, pero 50 lang. Ay, okay lang, walang problema. Maraming salamat. So, good news po, yung pang 7th place natin for this round ay may 50 care of Rocky H's. Oy, thank you sa pa-sponsor. Kapalitan. So, bali, ang first natin ay 300. So, ang consolation prize natin ay yung second, third, at yung pang 7, which is favorite number ni Sister Rocky, ang lucky number 7. Pero, joke lang daw yun. At dahil 100 pa rin. Dito lang yan, di ba? Sa Jam Millionaire. Yes. Kung saan eh, kahit hindi ka panalo, nandun ka sa gitna lang, di ba? Ay, may chance ka rin na makakuha ng consolation prize. Ang dalawa na yan. Either $2 palipat o 100. Mm. Gcash. Aba, alain mo. Kunin nyo na ipang 7. Mas malaki sinabi. Kaso mahirap tansyahin yun eh, no? Kailangan makakontrol mo yung score. Oo. Ayan, sige, tingnan natin. Okay, at alamin na natin
ano kaya ang tamang kasagutan? Ang tamang kasagutan? Sa question number 9, ano nationality ang pinakamatan ng tatay? Indian! Indian? Ayan. Out na daw talaga. Love you guys. Love you too. Sister, we love you so much. We love you. See you around and God bless you. Ayan. Ayan. So, basahin natin ito. Indian man Ramjit Raghav became world's oldest dad in 2012 when he fathered his second child at 96. Wow. Grabe, 96 pare. Doon siya naging tatay. Di ba? Pangalawang anak. Kumbaga, 96, anak. Naka ano pa? Nakabuntis pa? Nakabuntis pa? Wala uhog. At saka, di ba, 96 eh. Ugod-ugod na pagka Pinoy yan. Ugod-ugod na yan. May dala na yung oxygen. Sariling oxygen. Pero nakakaano pa? Nakakabuntis pa? Nakakabuntis. Yan ang tularan ninyo. Malakas yung ano niya. Grabe na. Oo. Nalauhog na. Malamang dahil sa kinakain, no? Kailangan natin inaasoya. Sabi ni ano, Marcelo. Si Borlogs pa rin. Borlogs ay naman. Antin din ito. Tutulog-tulog lang pero 628, top 1. 520 naman si Your Box. Ano ah? At si Zumbales, 456. Mukhang mababa na to ah. Siya lang talaga is 443. Si Happy Me naman ay 439. Si ML School Girl ay 412. Si La La La, 403. Si Matigas Ang Ulo, 379. Si Gang, 375. Si Bebe, 339. Si Cora, 256. Si Mamaru, 240. Si Love You, 65. Si Won, 3. At syempre, 0 pa rin. Si ABCDEFG dash. Pa-Borlogs na si Borlogs. And Ramjit Raghav is a British Raj Indian, a wrestler, and a farmer, died last year. Oh. Ayun. Grabe, no? Indian wrestler and a farmer. Ako, mamaya, pagkakas ko, ano? May in na pala ako. Kaya, duty nyo na. Ha? Ano? May in na pala ako. Dutin nyo na sa Adonis. Itong taga-ron eh. Ito yung taga-Adonis. Dapat yan, nililibre mo kami. Laki-laki ng sahod mo dun eh. Kaya maaga magkakakain kayo ng mga kaya magkakain kayo ng mga spices. Ay! Para lumakas ang ano. Baka mo. Walang! Hindi nga ako mahilig sa maang-ang. Kaya kumain na ako naman ang ay flex natin ha, may ano, may comment si Team Pamilyas. Oh. At ang sabi niya ay ganun lang naman. Stay home. Yung YouTube ano, YouTube icon. Mas yes. Maganda niya lagyan mo ng sound effects. Ha? Lagyan mo ng sound effects kapag i-flex na si Team Pamilyas para ma-alerto sila na oops. Hindi natin kinakaligtaan ang comment ni Team Pamilyas. Ayan o, nag-comment po si Team Pamilyas. Ayun! Ayun, ang sabi ni Team Pamilyas ay stay. Oh, may palakpakan naman. At meron pa! Wait, there's more! At nag-comment ulit? Oo. Oh. Baka may ringtone, may sariling ringtone si Team Pamilyas. Bago natin kapatid yan, nagkaroon ng house warming yan. Yeah. Last Thursday. Aba? Si Arch by Ayeri. Ayan. Pati Arch by Ayeri, meron tayo sariling ringtone.
Eh, paano pag si ano, si Yasutru? Ha? Pag si Yasutru? Oh, di ko nakalap. Eh, si Yasutru. Yan, hinahanap ka nga pala doon. Sa kinakainan natin sa Zambales. Ba, may kinakainan kayo sa Zambales? Nakalagay oh, ka na sa yung nag-anawangin nga tayo, yung gusto nating ipakulong niya. Kasi yung katabi ng kainan, bangko ba yun o sanglaan na may guard na may... Muntikin na nang patira sa guard. Muntik na ako magmura eh. Makain ba naman tayo ng mga husay doon? Biglang papasok kaya si Yasutru. Tatanungin niya, sino po may ari nito? Sino may ari nito? At hindi. Akala mo, nightclub na, na nire-read eh. Sino may ari? Yan, baka gusto niyo po magkaroon ng thrill ang buhay ninyo. Yeah. Patikitan niyo po si Yasutru para maging kaibigan niyo. Ayan. Kung gusto nyo lang naman, ayan, may YouTube yan. Ayan, sige. Moment of truth na dahil last question na po tayo. Last question na tayo. Ang mahirap niya, no? Laban yung pa si Your Pops o hindi? Ang mahirap dyan, yung ano, paano mo ano yung score mo para maging top 7 ka? Si Lalala ang nasa sa'yo. Si Lalala. So, bang gagawin ni Lalala? Sasagot ba siya ng tama? O kaya, i-stay niya lang? Diba? Medyo malaki ang risk niyan sa agawan ng top 7. Wala na. Kanya-kanyang diskarte na lang yan. Kanya-kanyang diskarte na lang yan. Ngayon, moment of truth na the last question. Pabili nyo ng Yero Sinit. Ako, wag na. Eto na. Question number 10. Paano malalaman magaling ang lalaki sa kama? Aya. Eto pa ay A, sa itsura ng bigote. Letter B, sa style ng buhok. Letter C, sa pananalita. Mm-hmm. O letter D, sa choices ng pananamit. Aba, ilan lang yan eh. Talaga naman, kitang-kita naman siguro dyan. Eto ba ay yung, uy, may mga bigote, no? Mga pagano, no? Mga bigotilyo. Yan kaya yung mga galing sa kama. O kaya ay depende sa style ng buhok. O kaya ay parang si Ben Tut mo kung magsalita. O parang si Jam Papamark kung manamit? Komportable. Pag komportable, manamit. Katulad ni Jam Papamark. Pag nasa bahay, t-shirt. Pag nasa labas, alam mo na, may kwelyo yan. Polo. Polo. Pag nasa labas. Sa buhok yan. Nice. Kaya sige, tignan muna natin. Ano ang pulso ng ating bayan? Ano ba ang pulso ng ating bayan? Malapit na natin. Ayan na. Naku, 58% ang sumagot na sa itsura ng bigote. Ayan, mga bigotilyo. 17% ang sumagot sa style ng buhok. At tawag dito? Walang sumagot. Walang sumagot sa pananalita. 25% naman ang sa pananamit. Sa galing pumili ng damit. Sa pananamit na lang ako. Aba, sakit na rin. Sa presko pa naman. Sa presko. Komportable man. Komportable, fresco, may kwelyo, maong at balat na sapatos. Ilang pang araw-araw. Big song.
Okay, ano na kaya ang tamang sagot dito? Pare, congratulations to me, ha? Tatlong oras dahil... na akong hindi nag-off-cam, ha? Hirap, eh. Ayos. Bilisin na natin. Okay, sige, ito na. Ayan, at... tamang kasagutan ay... ay... Letter B! Sa style ng buho! Ano yung style ba ng buho? Ikaw na magkwento. Ano ba malalaman na magaling sa kama ang isang lalaki sa style ng buho? Eh, yan naman po ay na-survey lang din namin sa mga 1,234 namin kilalang mga tatay. At pare-parehas po kanila mga sila. Kasi maraming tatay na may mga bigote, iba't ibang klase, pero hindi po doon manalaman kung ano yun. Kung magaling sa kamay. Sa pananalita, yung iba magaling lang magsalita, pero walang binubuga. Sa choices ng panamit, walang kinalaman eh. Sex appeal, yung sa galing sa kama, yung sa forma. Hindi rin eh. Pero nandyan yan sa style na buhok. Dahil yan, nasa style. May mga bakas. Pag sinuko yan, makikita ang mga ebidensya. Tungkol sa mga nangyayari sa loob ng kwarto. Habang patay ang ilaw ay hindi makakaligtas sa soko ang mga bagay na naiiwan sa paggawa ng madalas na ito. Dahil ayon sa siyensya, nakikita sa buhok ng lalaki kung gano'n siya kagaling sa kama. So, nakakwento lang sa atin, no? Nakakwento. Nakakwento. Na, ano mo, pagka hindi raw, pagka, ito ang sinabi lang, ha? Pagka hindi raw magaling, medyo tumataas daw yung hairline. Nauubos daw yung ano, yung dito. Dito. Sa noo. Bukod sa mabilis magpatakbo ng motor siguro, kaya nauubos to. Kapag hindi raw gaano magaling, dito nauubos kasi ang ginagawa daw, pag hinawakan daw yan ng partner nila, ginaganoon. Iniiwas. Bakit? Eh kasi nga hindi niya magaling. Hindi gusto ko anong kinagawa. Hindi yung dila. Kaya kinaganoon. Tinutulak. Parang tinutulak. Ayaw. Kasi maikli po ang dila. Maikli din ang dila. Hindi gumamit, marunong, hindi marunong gumamit ng dila. Di marunong tinutulak. Tinutulak. Ngayon, tawa sa baba, oh. Mukhang yan yung... Series Oliverio. Ngayon, pag nakita nyo po yung lalaki, unang napupudpud yung likod. Patulad po nito, ano? Medyo pudpud na po yung likod ko. Bakit napudpud? Bakit napudpud siya? Tatlo lang, Bakit napudpud? Hindi, ano kasi, sa sample lang naman, sample lang. Pag sa likod po ang pudpud, ibig sabihin po, yung tulak, papunta doon. Papunta. Sa kreba. Parang masalok. Halika dito, isubsub mo.
sumsum mo. Kaya ayun, nabubunot yung mga buhok dito sa likod. Sa sobrang galing. Ay. Kaya sa style po ng buhok, makikita kung magaling. Sa up ang lalaki. So ito po yung Panort. Panort. Ito yung Pasaw. Pasaw. Hindi ko lang ano no, hindi ko lang hindi lang nakwento yung mga wala ta, wala buo dito ta sa gilid na lang meron. wala pa nakwento. Wala lang po yung mga palatandaan eh. Hila at tulak lang yan eh. Oo. Yeah. Ayan. At mukhang alam na alam ni Riz Oliveros dahil naloka siya sa mga revelation. Ngayon po. At ang sabi niya, sabi niya ngayon dito sa akin, siyento yung mga hindi marunong sumisig. Si Manu Ginobili pala, di lang sa court magaling mag-basketball. Pati si ano? Si Padre Damaso. Grabe. Bagay, fictional character lang naman si Padre Damaso. Fictional character. Ibig sabihin mo? Yung buhok na Padre. Grabe naman, Father. Hindi, kasi kung babasahin niyo po ang No Limit Anger, alam ni Angus Roman yan. Bakit pinapasok mo kay Angus? Hindi, basahin niyo ang No Limit Anger, no? Kung bakit, malalaman niyo kung bakit ganun po yung buhok ni Padre Damaso. Ayan. Ayan okay, tignan na natin. Ang last questions natin for this night. Sino kaya? At malalaman natin ngayon kung sino ang nanalo ng 300 pesos at 50 pesos at 50 pesos at yung pang 7th place. Uy, Borlog! Borlog 710! Grabe, ang taas! Taas! Sang pudpud din siguro yung buhok niyan. Oh. Alam eh. Alam? Si Yorbak 606. Congratulations. Si Zumbales 456. Congratulations. Ayan. At ang, ito na pare. Ang 7th place ay si Law. Law, Law, Law. Congratulations. 100 yan. 100 yan at $2 palipad. Palipad. Care of, courtesy of Rocky H's Vlog. Ayan, so, ang gagawin niyo lang po ay pumunta lang po kayo sa Facebook page ng Jam Selfie Skit. Parehas lang din po ang spelling. At i-PM niyo po ang inyong screenshot na makikita namin na kayo po yung gumagamit ng codename na yan. Yes. Ayaw. So yun lang po. I-screenshot niyo lang po with the evidence na kayo yan. Kayo si Borlogs, kayo si Yorbax, or kayo si Zumbales, o kayo yung 7th place, si La La La. Aha. So, screenshot nyo lang po at isend nyo lang po sa FB page namin, Jam Selfie Skit. Kung ano po yung spelling ng aming bahay, yun lang din. At syempre, pakilike na rin po. Paano nga man yun? Matagpid naman na yun. Alam mo yung nag-send siya ng screenshot na busy siya. Pero yung tabs. Diba? Ang dami, di ba? Ang dami, pero makikita dami. Mo may crowd for. Oh. Alam mo yung huling-huli ni. Parang ano lang yan eh. Yung kaibigan mong kumain ng chocolate cake, tinanong mo, kinain mo ba yung chocolate cake? Hindi. Pero puro chocolate dito. Ganun na ganun ng... Puro mugmug, no? Oo, oh, puro mugmug. Ayan o, ang galing ni Borlogs. Now na ba? Nauna ba mag-PPM? Wow naman! Ay, nako. Kahit bukas po or sa mga susunod na araw, pero may limit po kami. Siguro mga 1 week. Kapag hindi nyo po kayo nag-PM, ay, thank you so ay much. Automatic po ay... Ipapalaro natin sa next. Yeah. Donate. Donate. Si Your Box Malupit. Box Del Pilar, ikaw ba? Box Del Pilar, ikaw ba yan? Ano
Pero ang galing ni Borlogs. Sa tingin ko, si Borlogs to. Yung nagtanong na nauna pa. Tingnan natin. Ay, nako. Nakapag-PN na nga. Wow. Eh, na nga yung sinasabi. Dapat pag Hall of Fame, meron. Huwag ganun. Pag-donate na lang. Hall of Fame, ito sa Bam Chat. Ah, ganun ba? Disqualified lang ako nung ano, last time eh. Bakit? Ano? First name. Nalaglag ko sa si Pat. yung sa bus. Ay, re-replay ko yan. Hindi ko pa na-replay yung bus. Ay, replay mo na. Ayan. Pang 16 na ko. Uy, apa? Eh na mga tumutunog na mga nagpipiin. Di ba yan, Gcash? Naminis ko na yung Gcash natin. Kaya nga eh. Hindi tumutunog yung Gcash natin eh. Ayan, sige, at pagpa-thank you muna tayo, Papa Mark, para doon sa lahat ng mga pumunta dito sa atin. Ay, nagbigay ay, ng kasiyahan, ay, nagbigay ng pag... Ayan, maraming salamat sa inyo lahat sa aming pagbabalik LS uli after ng ilang linggo. Pasensya na kayo, na-busy lang ang inyong mga papas. Pero meron po kaming hinahanda ang aming season ended ng aming Jamillionaire. So, asahan nyo po ang mas malaki pa na papremyo sa susunod na LS. If God will. And marami po salamat sa inyo kay Ating Ngeng na nandyan. Na uy, thank you Ating Ngeng sa pag-stay. Nakilaro. Maraming salamat. Ayan. Oo, yung mga friends natin, no? Siyempre, andyan din si Nitz, yan po si Yaso True na nakipagkulitan din sa atin dito. Thank you. At mga sumilip sa Facebook, sila Martin Arellano, si JM, si Boss si Boss Ron. Ayan, at si Chairwoman R6. Ayan. Na aliw daw sa atin. Maraming salamat. At siyempre, mawawala pa ba ang Averianatics? Andyan, siyempre, si Warlocks. Si Arts by Ayeri ata yan. Si Riz Oliverio, maraming salamat sa iyong pag-stay. Kay TK Angus Roman, thank you so much. Siyempre, kay Angelito Santos na nandyan. Thank you at happy Father's Day po sa ating mga tatay na nandyan. Si Yaso True na hindi natin ginakitan. Thank you so much sa pakikipagkulitan. Team Pamilyas, kay Sister Rocky, syempre, maraming salamat sa iyong pa-sponsor na naman na $140 kaya $2 pa rin. Thank you so much. Talagang love na love tayo ni Sister Rocky. Kaya love na love din natin. Sana ako na lang si Borlo. Pero wag ka, pare. First time to si Warlog. Ito na nag-PM. Galing. First time? Oo, first time na... siguro dati, ano lang siya. Hindi siya masali. Okay. Hindi siya nagka-crowd for. Okay. Nakikian lang dito. Pero ngayon, alam na natin. And... Thank you, Borlog, sa pagsali at congratulations. Pag-nakita mo doon sa ano, sa ping. Oo, nakita ko na. Ayan. Naniniwala na ako. Grabe. Galing, Borlog. Yan ah. Galing. Slow clap. Ayun, at papasalamatan ko rin, Papa Mark, yung mga nagbigay ng pagmamahal sa atin. Ay. Pakulay, ayan. Una-una na yan si Ruby Serapica. Thank you. Siyempre, nandiyan din si Riz Oliver. Ang isa sa ating happy few.
And also, di ba, dumaan din sa atin dito si Miggy and Ross. At nagpalipat sa ating bahay. Thank you, Miggy and Ross. At kahit busy at daming ginagawa at pagod, pero nakasilip at nagbigay pa rin ng pagmamahal ang ating kadarna, ang ating matampres ng vlogs, ang ating kajam na si Bay Rose Love, ang bay ng lahat. And also, syempre, hindi matatawarang suporta ng ating Mimi Whipinay. Na kahit na, di ba, mag-out of town na ata sila at mag-celebrate sila ni Dudong, ay naka-BG pa rin siya kanina at nagbigay ng pagmamahal. Thank you, Mimi Whipinay. At isa rin to sa hindi nakakalimot at todo-todo ang suporta sa atin, ang ating ka-jam na si Lynn Lapid Mendoza. Thank you, Lynn Lapid. At kahit no, papasok na siya sa kanyang trabaho ay before siya umakit sa floor ay naka-BG siya, nanonood siya at todo-todo ang support dito sa ating inyong mga papas at dito sa Jam Millionaire. Ayan, thank you. At nako, inuulit po namin, no? Next Jam Millionaire episode season ender po yan, no? Kasi season 1 pa lang to. At ang season ender natin ay marami tayong pakulo na mangyayari. At inaanyayahan ko po kayo na sana ay maka-join po kayo ulit. And also, kung gusto nyo pong mas masaya pa at mas maraming manalo, ay open po kami sa inyong mga tulong. At syempre, una na nagpati ng tulong dyan, di ba? Si Ate Shawi. Ayan. Sabi niya, basta nangako yan. Si thank you so much, Ate Shawi. We love you. Alam mo naman yan. Alam mo naman yan. Isa na namang masayang jamming. Yes. Isa na namang masayang Jam Millionaire ang naihatid sa inyo ng inyong mga papas dito sa Jam Selfies. Kaya maraming maraming salamat sa patuloy ninyong pag-antabay, pagsama, pakikisaya, pakikitawa sa inyong mga papas. Yeah. Maraming maraming salamat sa inyo at syempre, alam niyo naman, love na love natin ang bawat isa at love na love ko si Mrs. Volpan. Ayan. Thank you sa mga nandito pa, ha? Thank you, Andus Roman, Riz Oliverio, Arch by Ayeri, Team Pamilias, Richelle Ferrer, Bernadette Arce, Ayan. Ipulit Travel, thank you. At lagi kayo nag-game. Si Angelito Santos, andito talaga. Pati yung mga nandiyan kanina. Thank you so much. Si Rice DG. Mm-hmm. Yeah, si Rocky, HS Vlog. Ako, every time po na may Jam Millionaire, lagi pong nag-pledge to sponsor. Sponsor si Rocky HS. Thank you. At siyempre, sino ba? Si Yen A. Kapasyon. Thank you so much. At sumilip din pala si Paring Kamot. Ayya! Hindi nga pinabasa. Oo nga. Sorry. Ano. And also si Joe Sexy Mama. Thank you so much. Matagal na ito dikit sa atin. Nakanotip pa. Whitey Green Apple, who is KPB, thank you. Kapogi. Despite of your, syempre, family time, pero sinamahan nyo pa rin kami dito sa Jam Millionaire. Thank you so much. Bayrus Lab for Gatos, thank you rin sa inyong pag-anong. Yes. Pag-share. Alright, Papamart. Alrighty. Dahil, madaling araw na rin. 12:30 na at maaga kami bukas, may makalakad kami. Yes. At tulad sa isang awitin, may dulo pala ang langit. Kaya masaya man tayo ngayon pero kailangan natin tapusin. Maraming salamat sa inyong lahat. Kami po ang inyong mga papas. This is Jam Papa Mark. And this is
Jam Papa Joe, and we are Jam Selfies Kid. And we are now signing off. Bye, good night, and Happy Father's Day to all. Happy Father's Day.